recently, yeah, this is the sky, the glory. Ini segera di sini untuk saya. Maganda ang umaga po sa lahat, sa ating kapatiran, sa ating Panginoon. Kumusta, kumusta? Sa lahat natin mga taga-subaybay, listener, viewers natin sa YouTube channel. Good morning, Luam. How are you today? Iyan ni Pastor Rolly Tumakang, Hadi Apostolic, Believers of Christ International. Hallelujah. Sa oras na ito, tayo lang patuloy sa ating gawain. Hallelujah, sa salitaan Diyos na ating ipangaral sa bawat araw, gabi ng Panginoon, tayo po talaga ay napatuloy sa ating gawain na ito. No? Sapagkat ang nais ng Panginoon na tayong lahat talaga ay magkakaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Siguro po magtanong tayo sa bawat isa ngayon, ang kaligtasan talaga ay nais natin. Siguro ang sagot ay isa lang. Talagang kaligtasan ang hangad ng tao. Subalit mga kapatid, hallelujah, sa bawat araw, sa ating humuhay. Mayroon mga panahon, mga kapatid, hallelujah, na ating mga pamayasalimutan, marami tayong mga hinangat, marami tayong pinangpangarap. Subalit mga kapatid, ang katuparan po ay nasa Diyos. Wala po sa atin. Nakapatuloy tayo mga kapatid sa bawat araw sa ating gawain dito po sa ating YouTube channel. Ating ginawa itong mga kapatid. At patuloy tayo na umaasa sa Panginoon. Sa oras na ito ay ating pag-aralan ang salita ng Diyos. Nais ang Panginoon lang na matili po tayo mapayapa at may pag-asa tayo tungkol po ng kaligtasan. Sa bawat araw, nais ang Panginoon ay matatag po tayo. At ayon ng Panginoon, napahamak tayo sa ating kalagayan ngayon. Dito po sa sanlibutan, maraming mga pangsubo, kapighatian na rin naranasan. Subalit ang Diyos ay tapat at siya ang magbigay sa atin ng pag-asa. Lakas na ating katawan at pananampalataya mula sa kanyang kalooban. Nais man natin ang kaligtasan, alam po ng Diyos yan. At yan pong dahilan na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkataon kung paano tayo mapayapa, no? At masagana, pumuhay po natin. No, ano man ating mga nanais, so ito sa Diyos na po natin ang lahat. No? Hindi po tayo magagawa kung ano ang ating gawain kung naisin kung wala ang Panginoon. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, isa dyan, 15 verse 5, for without me, you can do nothing. So, yun talaga mga kapatid, na kung wala ang Diyos, wala po tayong magawa. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, patuloy po tayo sa pag-asa na ito. At matating hayaan, hallelujah, na itong salita ng Diyos na ating pinag-aralan ay mawala ng kabuluhan. Na ibig sabihin mga kapatid, kailangan natin maintindihan at maunawaan ang aral ng Diyos. Paano ba tayo ay matatag sa ating pananampalataya? Kaya nais na ng Panginoon na mapayapa ang ating pamuhay, lalo na po sa kalagayan natin ngayon. Maraming mga pagsubok, kapighatian, naranasan po natin sa salimutan na ito. Ito pong dahilan mga kapatid na minsan pati pananampalataya ay nanghihina. At minsan ang ating pamuhay sa limutan ay hindi nalalaman natin ano ba talaga ang narapat sa ating bawat isa. Kaya mag-ingat po tayo at tayo ng Panginoon na mapahamag tayo talaga. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na sa bawat araw dapat alam po natin kung ano ba talaga ang kinulugdan ng Panginoon sa ating bawat isa. Na ito mga kapatid, hallelujah, ginawa po natin ayon po sa kalooban ng Diyos na tayong lahat talaga ay makaalam kung ano ba talaga ang nararapat po sa ating bawat isa. Tandaan po natin, hanggang ngayon ang Panginoon ay nangyayari po sa atin ang pagkataon na tayo po ay magkaroon ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan ng kanyang pinapangako, sa kanyang mga apostol, na ito talaga ay inaasahan din natin. Hindi lang po mga apostol ang umaasa,
tayo din na sumampalataya ng mga aral ng mga apostol. Sapagkat ang dalangin ng Panginoon, hindi po lang sa mga apostol, hanggang po sa atin ngayon na sumampalataya din ng mga aral ng mga apostol. Eh mga kapatid, na kinakailangan natin malalaman ano ba talaga ang nararapat, no? Sa John 17 verse 20, na ito po mga kapatid, nalalangin po ang ating Panginoon po sa Diyos Ama, na hindi lang po, no? Hindi lang po sa mga apostol. Ang pinapangaral na ito po yung dalangin ng Panginoon, Jesus Kristo sa ating Diyos Ama, na hindi po sa mga apostol lang. Ito siya nang sabi niya sa John 17 verse 20, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their words. So ito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon po na ang panalangin niya hindi lang sa mga apostol, hanggang sa atin din na sumampalataya ng mga aral ng mga apostol. Kaya itong ating inasahan, mga kapatid, sa bawat araw, patuloy tayo na nag-aral at pinaparal sa Kanan Diyos. So, tagal lang tayo ngayon na alitay ng oras pagka meron pa tayong sit-up. So, kaya mga kapatid, ito po ay ginagawa natin para wala tayong wala ng pag-asa. Hindi tayong wala ng pag-asa. So, magpatuloy po tayo. Hallelujah. Magpatuloy po tayo na mapayapa ang ating pamumuhay. At kailangan alam natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon po ay nais ng Panginoon ay makapunta tayo din sa kanyang kulatian, mga kapatid. So, sana ay alam po natin na ang Panginoon din ang langin na makapunta tayo din. No? Na ito po mga kapatid, nais ng Panginoon na hanggang po sa kanyang. Hallelujah. Kanyang kaharian ay magkaisa po tayo. Ito po ang nais ng Panginoon na siya po ay dito sa lupa, siya po ay ng langit, tungkol po sa kaharian ng langit na ating Diyos Ama, kung sino ba talaga ang pinaghandaan. Na yung po ay sinabi niya mga kapatid, isa dyan in chapter 14 in verse 1 up to 3, let not your heart be troubled, you believe in God, you believe also in me. In my Father, house is many mansion. If it not so, I will not told you, I go to prepare, I please for you. So verse 3, in John 14 verse 3, and if it I prepare, I please for you, I will come again, and receive you unto myself, but here I am, you are needy also. So yun po mga kapatid, ang pangako natin kung gusto po sa mga apostol. At hindi po lang sa mga apostol yan, tandaan po natin, hanggang sa atin ngayon, no, maasa po sa pagparito ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang ating pag-aralan ngayon, ang Biblia, kung paano na ang Panginoon talaga ay nanalangin po sa Diyos Ama at inanais ng Panginoon na hindi lang po sa mga apostol lang, mga kapatid, na ang dalangin niya sa Diyos Ama na kung saan siya, doon tayo pupunta. Yun po ang hiling na ating pinagusto po sa ating Diyos Ama, na kung saan siya, nandoon tayo, mga kapatid. At napakalaga po na malaman po natin na ang dalangin ng ating Panginoon, hallelujah, na kung saan daw siya, idalangin niya sa Diyos Ama na kung saan siya, doon din tayo, mga kapatid. Ito po ay nakasulat din dito po sa John 17 verse 25. Ang sinabi niya, all righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, in this have known that thou hast seen me. So yung mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon sa Ama, at siya po ay humling sa ating Diyos Ama, dito po sa verse 24, na ang sabi niya, Father, I will that thee also, whom thou hast given me, be with me, where I am, that thee me behold my glory, which thou hast given me,
For thou lovest me before the foundation of the world. Now, humiling po ang ating Panginoong Kristo sa Diyos Ama, na ang sabi niya, Ama, gusto ko sana makasama sa kapupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin. So, humiling po, pinipito mabigo sapagkat ang humiling ang Diyos natin, Panginoong Kristo, humiling sa ating Diyos Ama. Ito po ay humiling sa ating Diyos Ama. He is the Almighty God the Father of Jesus Christ. Then Jesus to forgiveness to the apostle and the all servant of the Lord. Lahat po tayo ng mga lingkod ng Panginoon magmula sa mga apostol ay humiling na po siya sa Ama. Dito po sa John 17 in verse 24. Nasabi ng Kristo po na gusto niya kung saan siya doon, pupunta tayo doon. Yun po ang kanyang kahilingan. Na sana mga kapatid ay makapunta tayo. Ay, huwag natin hayaan na itong ating kirang buhay natin. Natin alam kailan ang buhay natin. Ang mahalaga ngayon, alam natin kung may pupuntahan tayo. Na tulad sa Japan, sa Pilipinas pa tayo, sa Pilipinas pa ako, nangarap kami makapunta ng Japan. At kami talaga ay nagsisikap kung paano namin, ano ba ang gawin namin para makapunta ng Japan. So, maraming proseso po. No, binibikisyon pa po ang dugo namin hapon. Marami pa ang proseso, kumuha ng kusigitohan sa Japan para mapatunayan kami talaga ay lahing hapon. Hindi, hanggang na nakumpito talaga, nakapunta kami dito. Ngayon mga kapatid, kung gusto natin ng kanilang langit, mayroong proseso po ito. Hindi po na, pastor, sumampalataya ng mga pastor. Hindi natin sumampalataya ay sigurado makapasok sa langit sapagkat ang ating kaligtasan nasa paggawa. Hindi sa panampalataya lang. Kaya patay ang panampalataya na walang gawa, mga kapatid. Tandaan po natin yan. E baka kumpiyansa po tayo ngayon. E baka umasa po tayo sa ating panampalataya. Yung pala ating ginagawa ay malayo po. No? Malayo po sa kalooban ng Diyos. Napakadelikado po na umasa tayo. Hallelujah. Na tungkol po ng kaligtasan. Ngunit ang ating bumuhay ay salungat sa kalooban ng Diyos. So napakadelikado po mga kapatid na umasa tayo ng kaligtasan. Yan pala ang ating bumuhay sa libutan. Salungat. No? Huwag naman nangyari mga kapatid. No? Miguel, shout out ko dyan kay TV Badoli. Thank you so much. Thank you for coming, my friend. So, how are you today? Well, I am fine, my friend. Thank you for coming. Thank you so much. Now, we have appeared your videos. Na ibig sabihin mga kapatid, na itong ating ginagawa ngayon, ay dapat natin malalaman at dapat natin pakinabangan kung alin ba talaga ang napakapabuti sa atin sa harapan ng Diyos. No? Alin ba talaga ang ano ang dapat gawin natin? Hallelujah. Ano ang dapat gawin natin upang tayo talaga ay magkaroon na pag-asa tungkol po ng kaligtasan? Kasi importante talaga kaligtasan. Hindi po na dahil marunong tayo sa Biblia, ligtas na talaga tayo. Hindi po. Sapagkat marami nagbasa ng Biblia ngayon, hanggang lang po sa pagbasa. Hindi nila na ginagawa ang kanilang napakinggan at kanilang naunawaan kung ano ba talaga ang dapat natin gawin. Sapagkat minsan kasi ang relihiyon, ang religious natin, yan po ang hadlang. No? Yan po ang hadlang na ating relihiyon. Ang ating relihiyon minsan, yan na po ang ating pinapangaral at sabihin natin ipinagmalaki para mga tao talaga ay sasama sa atin. No? Sasama sa atin. Pero hindi naman ganyan po. No? Hindi ganyan ang nais ng Panginoon na pumasa tayo ng relihiyon natin, yung pala ating pumuhay ito sa limutan. Malaki pong kaibahan. Kaya huwag tayong kumpiyansa. No? Huwag kumpiyansa mga kapatid. Sapagkat mapahamak tayo pag ganun po ating pumuhay. Tandaan po natin, sa bawat araw, ang Panginoon ay nagbigay talaga ng pagkataon sa atin
paano tayo po na makakamit ng totoong kaligtasan. Ito talaga ang ating pinapangaral sa bawat araw, paano po tayong karapat-dapat sa ating Panginoon. Na marami naman talaga ang sabihin natin, umaasa ng kaligtasan. Pero yan mga kapatid nila ginagawa ang kanilang napakinggan. Sapagkat ang rin minsan, ang doctrine na kontradisyon natin, ito po ang ating hinawakan. Pero kung ito man talaga ay nakasulat sa Biblia, ito talaga ang gawa ng mga apostol. So mas maganda din. Panghawak tayo dyan. Pero kung may kaibahan sa mga apostol, ang ating doctrine, ang tradisyon, alituntunin man, so hindi po tayo makakasiguro kung talagang mga kapatid ay makapunta tayo sa kanyang kalatian. Na maliwanag mga kapatid, ang Biblia ay nais ng Panginoon talaga ng lahat ng tao ay maligtas. No? Yung po sinasabi ng Panginoon dito po sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo in 1 Timothy in chapter 2 in verse 4. No, ito po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ayon po sa kanyang aral in 1 Timothy chapter 2 verse 4. This is the English Bible. Who will help all men to be saved. No, nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas and to come unto the knowledge of the truth. At makakaalam tayo ng katotohanan. So ito talaga ang nais ng Panginoon na maligtas tayo at makaalam ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang napapalaya po sa atin. No, is a John 8 in verse 32. And ye will know the truth, and the truth shall make you free. So malalaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang mapapalaya sa atin. Na kaya sinasabi kong mga batid, kahit na kung ang relihiyon natin, dito sa likutan, ilan relihiyon na po na samahan natin, pero hindi mo yan dahil po na inubos mo yung relihiyon, ay sigurado na talaga. No? Ating kaligtasan nasa paggawa ng salita ng Diyos sa magitan ng katotohanan. Sapagkat maraming paraan ang Diablo upang na ang ating panampalataya ay hindi po natin maisagawa ang ating panampalatayanan. No, sumampalataya po tayo. Na Panginoon Cristo po ay naparito upang iligtas ang salimutan. Iligtas po tayo na dito sa salimutan ngayon. Yun po ang nais ng Panginoon. Kaya halos bawat araw ang Diyos nagbigay po sa atin ng pagkataon upang malalaman natin, no? Malalaman natin ano ba talaga ang nais ng Panginoon sa atin bawat isa. So may purpose ang Diyos bakit tayo pinanganak sa sinapupunan na ating mga magulang. Si Apostol Pablo, na kahit na kung siya ay suwail talaga, na hindi pa siya naging apostol, tagapag-uusig siya ng iglesia, pero hindi po nabigo ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Na kaya na kung tagapag-uusig siya ng iglesia, pero hindi po hadlang ang kanyang pag-uusig, hindi po hadlang ang kanyang kasamaan, sapagkat na tayo sinilang salimutan, may bahagi na tayo sa kaharian ng Panginoon. Hindi ma sabihin natin, hindi maintindihan ha, at hindi natin makuha ang plano ng Diyos sa ating buhay. Na kahit na po kung ganito tayo kasuwail, kahit na po makasalanan po tayo, pero ang ating pagkahinirang, hindi mabawi na po yan. Hindi mabawi. Is Romans chapter 11 verse 29. Na ito ang ating pagkahinirang, hindi na po ito mabago mga kapatid. Tandaan po natin, hindi na mabago ang ating pagkahinirang. Dapat alam po natin, mga kapatid. Tandaan po natin, nangako ang Panginoon na maraming silid. Yung po ating key verse ngayon is John 14 in verse 3. No? At saka sa kanyang dalangin, hindi po ang mga apostol lang ang kanyang dalangin. Kasama tayo sa dalangin natin ng Kristo po. Now, dahil ang anak ng Diyos ang humiling sa Diyos Ama, may pag-aasa tayo dyan. May pag-aasa tayo dyan. Maaari tayo makasama sa kanyang kalulatian. Sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon sa John 3:16, For God loves the world that He gave His Son, only begotten Son, that whatsoever believe in Him should not perish,
that have everlasting life. Siya talaga ang nais na Panginoon. Pinaparito ang kanyang kaisang anak sapagat inibig niya ang sanlibutan. Mga kapatid, inibig niya ang mga tao na ito po ang nananahan sa sanlibutan na ito. So itong light at lupang, wala po ito. Hindi ibig sabihin itong light lupang inibig niya, tayo ang nasa sanlibutan. Tayong inibig niya, hindi po ang sanlibutan. Ito, susunungin po ng apoy ito eh. Itong light lupang, mawala po ito ng apoy. Kaya ang iligtas niya, tayo na inananahan dito sa sanlibutan. Paano po tayo iligtas ng Panginoon sa kanyang pagparito? So, may love you to dyan kay Ma'am Maria's Life in Hong Kong. Thank you so much, Ma'am. Thank you for coming. Kumusta? Kumusta po kayo, Ma'am? God bless us all and your family. So, ito mga kapatid, ating ginagawa ngayon. Ang givers natin, if it I prepare, I please for you, I will come again. And receive you unto myself, but where I am, you are maybe also. So, nangako po ang Panginoon yan. At buhay po ang pag-asa natin. Sapat nangako po, hindi po tao. Hindi po tao nangako. Diyos po ang nangako. Kaya, babalik talaga siya. Babalik talaga siya. Kukunin po tayo. Yan po ang nais ng Panginoon. At ayan ang Panginoon talaga na mapahamag tayo dahil ang Diyos mapagmahal. Alam ba natin na binabaliwala lang ng ating Panginoon ang ating katigasan, ating puso at isipan? Binabaliwala lang ngayon. Kahit na kung gaano kasuel natin, patuloy pa rin ang biyaya ng Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Pinabayaan natin ng Panginoon ang pagsamba, nagtatrabaho na po tayo. Sa ating pagising na umaga, baka hindi po tayo nanalangin. Hindi po tayo, Lord, salamat, Lord, sa bagong umaga. Lord, salamat sa bagong lakas. Magtatrabaho naman ako ngayon, Lord. Ikaw na bahala po sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Sana ganun, babat araw, umaga. At sa pagtulog natin, Lord, ako'y matutulog na po ngayon. Ikaw na pong bahala. Baka may sakuna, baka malaking lindol na sabi sa Biblia na yung bundok mapatag. Di ba ka, mabuti maghilig mo, yun na po ang pagtupad ng nakasulat na ang bundok mapatag, isa na takbo mo. So sana mga kapatid, hindi po lahat ng panahon talaga ay atin. Napakahalaga talaga. Tandaan po natin, habang nandito sa libutan, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Hanggang nandito tayo sa libutan, patuloy na ang Panginoon gumagabay po sa atin. Hindi tayo iwan ng Panginoon. 28 verse 20. Ito po ang sinabi ng Panginoon Kristo. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So nangako ang Panginoon dyan. Turuan niyo sila sa tana, sa lahat. Turuan niyo sila sa lahat ng sinasabi ko sa inyo upang ganapin nila. At tingnan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. E ngayon, e bakit tumagabag po tayo? Bakit sa ating panahon ngayon, nakapukos tayo sa mga bagay? Mga kapatid, hindi natin alam na ang Panginoon nangako. Hindi ko iiwan ang sabi ng Panginoon. Hindi ko iiwan hanggang sa katapusan ng panahon. E ang ibig sabihin, habang buhay tayo, ang Diyos nakagabay po sa atin. Dumistansya tayo sa Panginoon, pero ang Panginoon patuloy na inalayan po tayo. Kasi pag hindi ka na makapunta ng simbahan, pag hindi ka na makapatid, makapanalangin, hindi ka na makapagpasalamat sa Panginoon, ang ibig sabihin, distansyado na po tayo. Distansyado na po tayo sa puno. Na paano tayo magbubunga? Paano tayo magbubunga kung distante sa puno? Mga kapatid, kung isang sanga
nahiwalay sa puno ng kanyang puno, kahit malapit siya sa puno, pagputol na po siya, hindi na siya magbunga. Na mga kapatid, sa ating panampalataya, kung magtanong tayo sa salibutan, brother, sister, may panampalataya ka ba sa Panginoon? Ang sabi nila, oo, pastor, sumampalataya po kami. Pero ang hindi po nagbubunga, ang kanilang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, kailangan ito may gawa. Kaya kung ang isang sanga, naputol na po sa puno, kahit kung nandyan siya sa tabi ng puno, kapag putol na siya sa kanyang kinalagyan, hindi na siyang bubunga kailanman. Na mga kapatid, habang buhay tayo, aksepto tayo. Aksepto po tayo na tayo may pananampalataya, pero hindi nakita ng Diyos ang bunga ng ating pananampalataya. Sa Lucas, Kabanata 13, Talata 6 at 7. Isang talinghaga ang sabi ng Panginoon na isang magsasaka ay pinaupahan niya ang kanyang mukiran ng isang Panginoon at pagpunta niya 3 taon doon sa igusan, doon sa umbasan, wala siya nakitang bunga. 3 taon ang sabi niya, 3 taon na ako pabalik-balik sa puno na ito sapagkat wala akong nakitang bunga. Ito'y putulin mo na. Ilan taon na tayo sinabi natin Christian po tayo? Ilan taon na sinabi ng panampalataya po tayo? Ang tanong, nagbunga ba tayo? Sapagkat may kaharian na po na hinanda ng Panginoon para po sa atin. Pero ang hanap ng Panginoon ang bunga natin ngayon dito sa lupa, na tayo nag-claim na Christian tayong panampalataya at may alam ng salita ng Diyos, kumusta kaya? Kapatid, may bunga ba tayo talaga? Kung wala tayong bunga, ang sabi ng Panginoon, putulin mo na. Nakakisikip lang ng sa lupa ang kahoy na yan. Ay, ibig sabihin, pag hindi mapakinabangan ng Diyos ang pumayag sa libutan, maaaring putulin mo tayo. Anong sabi niya sa iglesia na Episo? Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Gawin mo ang dati mong gawa nung una. Kapag hindi ka magsisi, paparehan ako na parang manganakaw at kukunin ko ang kanilirio na sa kanyang kanilagyan. Ito ang buhay natin. Pag hindi tayo magsisi, mga kapatid, hanggang ngayon, pag hindi tayo magsisi sa ating pamumuhay, nakasama sa harapan ng Diyos, unti-unti kikitlingin ang buhay natin. Mabasa natin yan sa Hope, Kabanata 18, Talata 5. Ang sabi ng Panginoon, ang ilawa ng masama, papatay. Papatay, tulad ng sinabi ni Psalmist David. Mga batid, si Psalmist David, sumulat po, dito po sa Salmo, kung Psalms, it's up there 19 verse 8. Ito ang sinabi ni Psalmist na David. Pakinggan natin. Psalms 19 verse 10. Ito ang sinabi ni Psalmist na David. The days of your years are 80 years. 18, 70 years. 80, 16. Plus 10, 70. And if by season, and if by reason of strain, thy be 80 years. So, dahil po sa kalakasan, dahil sa kalakasan, strain, thy be 80 years. 80 years is 80 years. Ito po ang maximum natin dito sa sanlibutan. Kaya kung 70 ka na, so umabot ka na ang maximum si tinta. Pero sabi ni Psalmist David, kung malakas pa siya, abot pa ng tinta. Kaya kung 70 ka na ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa,
Sabi niya talaga, si Ping Titi. Pero ang sabi nito, kung malakas ka pa, abot ka pa ng sinta. Na may limit ang buhay natin sa lupa, pero ang kasama natin, may limit pa. No. Ang ating pamuhay ngayon, mga kapatid, kumusta naman? Tapos na ba? Tapos na ba ating kasamaan? Iniwanan ba natin ang masamang pamuhay? Tumalikod na ba tayo sa ating mga kasalanan? Mga kapatid, totoo ba talaga na nagbagong buhay na po tayo? Hallelujah. Totoo na ba talaga na itong buhay natin ngayon, sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi may silid doon sa langit na hinanda ng Panginoon sa atin. In my father's house is mini mansion. It's John 14 verse 2. My father's house is mini mansion. If it not so, I would not told you. I go to prepare a place for you. In verse 3, and if it I prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. But where I am, you are in me also. Ayan mga kapatid, ang pangako ng Panginoon. Pero dapat alam natin mga kapatid ngayon, kung yung pangako na yan, makasama ba tayo? Hallelujah. Ito ba talaga ay pinagsikapan natin sa ating panahon ngayon? Ito ba talaga ay ang ating nais? Ito ba lang nais natin mga kapatid? Hallelujah. Excuse me po. Ito ba talagang nais natin? Itong pangako ng Panginoon? Iba kayong nais natin, nais mayaman na tayo dito. Nais ba natin na maraming pira? Nais natin palagi masagana? Nais natin masaya palagi? Nais natin doon sa inuman, doon sa kahalayan, doon sa diskuhan, sa kasayahan na walang katapusan, impyerno din, naghihintay na walang katapusan ang parusa. So kung ano ba ang nais natin, alam po na Diyos yan. Pero dapat lang alam natin ang kalagayan natin ngayon. Dapat ba tayo talaga? Maximum, the days of our years are 3 years and 10 years. And if by reason of strain, dahil sa kalakasan, they be 4 years, yet is their strain, labor, and sorrow, for it is sore cut off, and we fly away. Pero, mapanglaw na. O chinta ka na nga. Pero mapanglaw na ang ating pamuhay. Bakit mapanglaw? Oh, ang dami o chinta ang gula ngayon. Wala nang mag-anak. Ngayon, mag-isa ka lang sa bahay mo. Umabot ka ng o chinta. Wala kang matawag. Oh, wala kang mapuntahan. O chinta ka na nga. Hindi pa ka namatay dito sa salimutan. Umabot ka ng o chinta. Pero ang sabi sa Mr. Bain, ngunit mapanglaw na at malapit na siyang lilipad. Malapit na siyang aahon. Tama. Sa ang lula ko is 83, patay. 83 is yung lula ko na namatay siya, 83. Oh. Tama sa Mr. David, 80 na nga, lumapang law. Bakit? Siguro yung lula ko, excuse me, yung lula ko namatay yun, pero ng sigripisyo yun, siguro mga 76 ang kanyang gulang, may sakit na po siya.
May sakit na po siya, 76 up to 83. So, mayroon pa mga kapatid, 7 years siya nagtitiis sa kanyang higaan. O 83 siya namatay, ha? Pero na-stroke siya. Mga kapatid, is siguro 76 or 76 o 79 o 80 na ba? Eh, abot pa, mga 77 siguro, 76. Na-stroke na po siya. Oh. Then, o 73 patay siya. Pero abot ang 73 siya, hindi siya makakain. Sapagkat ito sa kanya, hindi makadaan ang magkain. O 73 na nga. Pero, kung walang pamilya, hindi ba, panglaw talaga. Eh, ganun ang sinabi ng Lia. O 80 na nga, ang sinabi nito, 4 score years, yet is their strength, labor, and sorrow. So, subalit, mapanglaw na at puno na ng kahirapan. So, kaya mga kapatid, huwag natin hayaan kung hanggang kailan ang buhay natin. Importante na sure na po. No? Talagang ating pupuntahan is 100% doon tayo sa bahay ng Panginoon. Hallelujah. Dapat 100% sa ating panahon ngayon, alam natin kung saan ang destinasyon natin. Kasi maraming umasa nga, mga kapatid. Maraming umasa nga ng kaligtasan. Pero hindi po lahat. Hindi lahat talaga, mga kapatid, ay makakamit ng pag-asa. Pero ang panalangin ng Panginoong Hesus Kristo sa Diyos Ama, mga kapatid, sa John 17 in verse 24, na ang panalangin natin ng gusto po, kasama tayo sa langin ito. Ang sabi nito, Father, I will that thee also, whom thou hast given me, be with me where I am, that thy name behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest. Loves me before the foundation of the world. No, ito po ang plano ng Panginoong Kristo po na doon ang punta natin ng dako na binigay ng Ama sa Kanya. Ito po hindi tumagdigo sapagat ang nagsalita ito, ang Diyos, Ama. Nagsalita ang anak, paano sinabi ng Ama? Sinabi ng anak. Isa lang po nagsalita dito. Ang Ama mismo, ang Diyos mismo ang nagsabi dito. Para buhay ang pag-asa natin. Sapagkat pag ang Diyos ang magsasalita, mangyayari talaga. Mangyayari talaga. Hindi po tayo bigo mga kapatid sa ating anasa. Dahil ang Diyos ang salita dito. Hindi po tayo ang salita. Dito po sa verse 20, ang sabi niya, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Na hindi lang sila ang nilalangin ko, pati sila na sumampalataya ng salita nila. Aral. Ngayon, kaya nga nag-aral tayo ng Biblia sa mga aral ng mga apostolis para malaman natin kung anong ginawa nila kasi nasa langit na po sila. Wala pang reliyon doon. Apostol pa lang, mga propeta at mga banal ang nasa langit. As na Panginoon Kristo po. Wala pang reliyon doon na makapagpatunay. Kami talaga reliyon. Kahit na kung nasa ako na reliyon. Wala mag-garantiya sa atin. No. Kami apostolic believers of Christ. Hindi ko sinabi ligtas kayo dito. Sapagkat ang gawa natin ang hatol, hindi ang karatulan namin. Kahit kung sabihin mo, ako pasagot apostol dito, eh, nakakaano tayo ng salita, nakaintindi tayo. Pero kung ang ugali ninyo, ganun pa rin. Nakaintindi ngayon ang aking salita, pero hindi ang magagawa yun. So ganun pa rin, parusa pa rin. Naintindihan niyo aking salita, pero ang inyong ugali, hindi maintindihan. Ganun na yun mga kapatid. Naintindi yung salita ako ngayon, salita ng Diyos. Thanks God. Purihin ang Panginoon. Nandindihan ninyo. Ang ugali ninyo.
Naiintindihan kaya ng Panginoon? Ang ganyan ng salita ng Diyos, pero dapat maintindihan tayo ng Diyos kung anong ang ating ginagawa. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Maganda nga makaintindihan ng salita ng Diyos, makunawa tayo, sapagkat hindi ka makagawa talaga ng salita ng Diyos, kaya makunawaan. Kaya, ang pinaka-important na first of all, dapat intindihan natin, no? Dapat intindihan natin, mga kapatid. Maunawaan natin. Paano natin maunawaan ang salita ng Diyos? So, bigyan natin ng halaga. Makinig tayo. Sapagkat mismo ang Diyos ang paunawa sa atin. Ako nagbasa ako ng Biblia nito, hindi ko sinasabi na ako ang paunawa dito. Ang Diyos ang paunawa sa inyo. Yung mga kapatid ang ating ginagawa, no? Patuloy po tayo na umasa dito. Sapagkat aral po ito ng Diyos at ayaw ng Panginoon talaga, mapahamag tayo. Pero huwag natin ang busuhin. Hallelujah. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos sa pangitan ng ating pagkikinig? Makinig lang po tayo ng salita ng Diyos para po tayo ay magkaalam kung ano ang dapat gawin natin. Sa pagkatuturuan tayo ng Diyos, ito ang dahilan, mga kapatid, nagkapag-live tayo sapagkat nais ang Panginoon talaga na walang isang mapahabak. Pero dahil po sa ating katigasan, ating puso at isipan, mapahamak tayo. Pag hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos, mapahamak po tayo, mga kapatid. Kapahamakan po ating nantungan pag hindi po natin isagawa ang salita ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Na siya po ay nagtuturo, mga kapatid, is Acts in chapter 13, verse 46. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo habang siya nagtuturo ni Bernabe. Hallelujah. In Acts, in chapter 13, verse 46, ganito po ang ating nabasa. Hallelujah. Did Paul and Barnabas walk bold and said, I was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing he put in from you and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we return to the Gentiles. Sabi sa Pablo, dapat unahin lang namin ang salita ng Diyos ipangaral sa inyo. Subalit ito inyong inaayawan. Kayo na pong humatol ng inyong sarili. Hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggang. At paroon na kami sa mga hintil. Ito na yung abo. Mabusahat na talaga magpupala sapagat ang mga Diyo. Inaayawan nila ang salita ng Diyos. Na ito, mga kapatid, kapag ayawan natin salita ng Diyos, pagtakwil natin ang Diyos, tinatakwilin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pag ayawan natin ang salita ng Diyos, ang Diyos ang tinakwil natin sapagat ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Ayon po sa John 1 in verse 1 of 2. Now, ang sinabi ng Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Kung tayo magtitiis, maghahari din tayo kasama niya. Kung itakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kaya pag napakinggan mo ang salita ng Diyos, huwag mong ayawan. Sapagkat yan ang biyaya na hindi mabayaran at hindi matumbasan ng sanlibutan. Ano man ang biyaya na nakamit ngayon, may katapusan po yan. Kapatid.
May pira ka ba? Ubus pa rin yung pira mo. May bahay ka bang maganda? Hindi mo madala yung bahay sa kamatayan. May lupa, negosyo ka bang sasakyan ka? Hindi mo na madala din niya sa kamatayan. At lahat ng nakita sa sanlibutan, giginawin ito ng apoy. Pero itong salita ng Diyos ngayon na ating napakinggan, ito ang biyaya na hindi mawala hanggang sa pangalawang buhay. Kaya kung anong naabot mo ngayon, kapatid, huwag kang titigyan. Bigay lang ng Diyos yan sapagkat nangailangan ka, kapatid. Binigyan na tayo ng Diyos ng pagkataon. Maabot natin ating kahilingan. Maabot natin ang nais natin. Sapagkat alam ng Diyos nangailangan ka. Diba ang sinabi niya sa Mateo 7:18? Kumatok kayo at kayo pumubuksan. Humanap kayo at kayo magtatagpo. At humiling kayo, kayo'y pagbibigyan. Di ba nagkaroon ka ng mga bagay? Nagkaroon ka ng sasakyan, bahay, lupa, negosyo man, bigay ng Diyos yan. Mga kapatid, bigay lang po ng Diyos yan. At hindi, nabinigyan ka ng Diyos yan, yan lang. Mayroon pa tayong pag-asa, mga kapatid. Mayroon pa tayong pag-asa, buhay na walang hanggang. Ang sabi ng Panginoon sa mga sadyan, chapter 6, 27, huwag ninyong masyadong pagsikapan ang mga bagay na masisira. Pagsikapan ninyo ang mga bagay na ito'y manatili magpakailanman. Kung may pira ka sa bangko, umuwas pa rin yun. May negosyo ka, pwede ka malugi. May bahay ka nga, pero pili yung masunog. May lupa ka nga. Minsan, na-failure ang abot. Hindi ganon. May kuminister ka, nasunog. Hindi, wala pa rin. Pero ang pangako ng Diyos, if it I prepare, I please for you, I will come again and receive you unto myself. But where I am, you are near me be also. Yan ang dapat panghawakan natin. Kung anong pira mo sa bangko ngayon, ganong karami yan, maubos pa rin yun. O baka bigyan ka ng Panginoon ng sakit na maubos yung pira mo, ubos talaga yan. Sapagkat ang Panginoon, marunong siya magbigay din ng itong sabi natin, sakit. O sapagkat ang Biblia nagsasabi na binigyan mo siya ng sakit. O, na maubos na ang kanyang balat. Balat buto na lang. Sa Hub 33:18 hanggang sa 21. Bigyan ko siya ng sakit upang makilala niya ang kanyang kasamaan. Huwag sana mga kapatid, dahil sa ating pagsisikap, wala na ang Panginoon, kung bigyan ka ng Panginoon ng sakit, balat boto na lang matitira. Biblical mga kapatid, sa Hub 33:18-21. Bibigyan ko siya ng sakit at siya po'y antok sa higaan at balat boto na lamang ang matitira sa kanyang katawan. O diba? At ang panlasa niya sa pagkain, wala ng gana. Paano kang magkagana? Balat boto na lamang ang iyong laman. O. Ang gana kumain ka. May gana kang kumain. Ang katawan mo, boto na lang. Balat boto na lang. Wala na talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko siya ng sakit. Now, siya nagbigyan lang ng bagay. A man to whom God hath given rich wealth and honor so that he wanteth nothing for his soul of all that he desired. Binigyan ng Diyos karangalan, karunungan, pagkapurihan, lahat ng kanyang ninanais, ng kanyang kaluluwa, binigyan siya ng Diyos. Pero ang masamang sakit, binigyan siya ng Panginoon, hindi niya mapakinabangan ang binigay ng Panginoon. Bakit? Yan nga sinasabi ko. Minsan sa ating panahon, sa salimutan na ito, minsan ang tao umaasa na talaga sa kayamanan. Umaasa na sila sa kanilang karunungan. Hallelujah. Miguel Lab, shout out ko dyan. Ay, idol.
Thank you so much, Idol. Thank you for coming. God bless you all. Thank you, Idol. Yan mga kapatid, karunungan, karangalan, kapurihan, lahat ng yanasan ng tao, binigyan siya ng Diyos. Pero ang isang sakit na hindi mo siguro alam, hindi ka binigyan ng Diyos na mapakinabangan mo yan sa habang panahon. Ito. Hallelujah. Ang masamang sakit yan, hindi ka binigyan ng Panginoon na mapakinabangan mo. Hallelujah. Yung mga bagay na nakukuha mo, na inaasahan mo. Ang sinabi, if God giveth him not power to eat thereof, but a strength eat it, it is in vanity, and it is an evil disease. Ito ang pinakamalubang sakit. Nagkaroon ka ng sasakyan. Nagkaroon ka ng bahay na maganda. Maraming sasakyan, mahal ng sasakyan. May lupa, negosyo ka. Pero ang pag-alis sa sanlibutan, hindi alam. Hanggang tingin ka na lang. Hanggang tingin ka na lang sa mga bagay na sa iyo. Bakit? Ang mayaman. Naalala niya limang kapatid. Ay, ibig sabihin, kung anong bagay na yung nakamit, pag alis sa libutan, maalala mo rin yon. Sayang ang badiro ko, sayang ang bahay ko, mansyon ko, sayang ang negosyo ko, sayang ang aking mga sasakyan na pagkamahal, sayang ang lupa ko, 100 hectares. Maalala mo yan, kapatid. Maalala mo, tinong mayaman. Ang sabi niya kay Abraham, kaluluwa na po ang mga Abraham. Kung hindi naman pwede, na sila sarubasain ang kanyang dulo ng tubig, ng daliri, papuuhin mula sa aking ama. Malima pa kong kapatid na buhay. Baka, pati sila, makapunta sa dako na ito ng pagdurusa. You know, kung ikaw ang mayaman, kung ikaw talaga ay buyong ka ng kayamanan sa lupa, pagkamatay mo, maalala mo rin yung kayamanan mo. Pero tapos na ang maligayang araw mo. Ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo sa buhay ka pa. Nabuyong ka sa lahat ng bagay. Pero nag-alab na apoy ang napunta ng mayaman. Ang sabi niya, Ma Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo sila saru. Basain ang dulo ng kanyang daliri upang ibasa sa aking dila sapagkat nandito ako sa nag-alab na apoy na ito. Di ba sinabi ng Ecclesiastes? Sulat po ni Haring Solomon. Anong sabi? A man to whom God hath given rich will and honor so that he want it nothing for his soul of all that he desired. Yet God give it him not power to eat thereof. Hindi ibinigay ng Panginoon na makapakinabang siya sa mga bagay na binigay ng Diyos sa kanya. But a stranger ate it his infinity and it is an evil disease. No. Excuse me po ah. Anak ko lumabas. So, ito yung mga kapatid ha. Pero, ang masamang sakit, hindi ka na makinabang sa mga bagay na yun. Yan ang dapat alam natin. Huwag tayong kumpiyansa, mga kapatid. Sinabi ko sa inyo. Ang mahalaga ngayon, ano ang gawin natin? Ano ang gawin natin upang mapatuloy tayo sa pag-asa na ito? Magbalik loob tayo sa Panginoon. Yan lang po ang pinakamalaga, mga kapatid. Magbalik loob tayo sa Panginoon.
sapagkat nakasulat na sa Biblia, hahatulan na ang sanlibutan, hindi na magtatagal. Na maraming kapighatian naranasan ng sanlibutan na minsan ko, mga batid, ay nagkaroon din ng kabagabagan dahil po sa ating naranasan. Nagkaroon din kabagabagan at dahil din mga batid, nagdalawang isip na po tayo, ano ba ang dapat gamin natin sa ating kalagayan ngayon. Pero alam ng Diyos, hallelujah, alam ng Diyos kung hanggang kailan matapos. Ang ating paghihirap dito sa libutan. Tanggapin lang po natin. Tanggapin lang po natin ang pagkataon na talagang itong mga batid, excuse me po, yun po mga pati ibig sabihin. Now, tandaan po natin, kahit ano ang kayamanan na ating naabot, bigay po ng Diyos yan. At ay binigay tayo ng Diyos, so sana ibalik sa natin sa Panginoon din ang kanya mga magandang gawa sa ating buhay. Pagbalik ko tayo sa Panginoon, sapagat ang buhay natin hawak ng Diyos. Wala po sa ating karunungan kung magsisikap sa salimutan na ito. Dapat mga kapatid, magbalik ulit sa Panginoon sapagkat nakatakda na mga pagkapatid ang salimutan na hatulan ng Panginoon. Nakatakda na po ito. At yung pong dahil ng mga kapatid hanggang ngayon ng Panginoon po ay nagbigay po sa atin ng pagkataon na papaano tayo na makakapasok sa kanyang kalatian. Kaya mga kapatid, ang pinakamalaga, alam natin naman na ang lahat ng bagay ay bigay ng Diyos. Now, ang ating gawin, ibalik natin sa Panginoon din ang narapat sa kanya. Kaya sa trabaho nga natin, may bahagi ang Panginoon, 10 bahagi sa kanya. Ikinitaan natin, isang buwan, isang linggo, yung 10 bahagi ay sa Panginoon yan. Eh, nakapagbigay ba tayo? Kapag hindi ka makapagbigay ng 10 bagay sa Panginoon, labag mo ang kautosan. O yan, ikaw na mong bahala. Kung magbigay, ayaw mo, di. Oh, ito lang. Pero pinalam na ng Diyos kung ano ba ang tamang pumasalimutan. Binigyan tayo na ng bagay, 10 bagay sa kanya. O. Nasabi niya kay Moises, kung mag-harvest kayo ng mga lahat ng abot ng lupa, may 10 bagay sa Panginoon. Oh, kahit nagtrabaho tayo, ang 10 bagay sa Panginoon. Kasi yun po importante, mga patid. Ang 10 bagay sa Panginoon talaga yan. So, makapin lang po tayo. Sikit lang po sa nakapin. So, yun mga patid. 10 bagay sa Panginoon. 1,000. Ay 1,000 mo sa 1 linggo trabaho, panhandid sa Panginoon. O punta ka simbahan. Kasi sabi na po yung dalhin sa aking bahay. So sa pagsamba, ibukod mo na yung para sa Panginoon. Pag naka-1,000 ka ng linggo, ibigay mo yung 100. May nahandid ka pa. Pero ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang 10 bahagi at alay sa aking bahay. Upang may makain doon. At subukin ako ninyo ngayon sa malakas 3 days. Di ba buksan ko ang tambuan ng langit at bigyan ko kayo ng pagpapala, walang kalalagyan. Oh. Kaya, nanumbra ang pagpapala natin? Oh, nasa labas na po, ilan sasakyan sa labas? 4 sasakyan. Oh, may bahay tayo, ilan? 2 bahay. O, di sobra talaga. O, 3. O, 3 ang bahay ko. Sasakyan, 4. 3. Sino sa Japan? Hindi, dami talaga. Pagpapala ng Panginoon. Basta gawin mo lang. Gawin mo lang ang kalooban ng Diyos.
pagpalain ka ng Panginoon. Pero kung hindi mo sundin ang salita ng Diyos, sumpa ang kantungan natin. Bakit? Ito mga palinda, hindi ko sinabi na kinukuha ko sa inyo. Bigyan ko kayo ng clue. Hindi ko sinasabi na kiniklaim ko sa inyo, pero isang ito po yung utos ng Diyos, saan ba mong pala nakatago? Gusto mo ba na hindi ka maubusan ng pala ng Diyos? Ito ang gawin mo. Basahin natin. Malakias 3:8-10. Ito ang sikreto. Hindi po na kahit na yung trabaho po tayo dahil kulang pa tayo sa ating kita sapagkat hindi tayo maroon magbigay sa nagbibigay. Bigyan ng Diyos pagpapala, lakas, hininga. Pero pagdating ng sweldo, kung sahod, ang sa Panginoon sobra lang. Bayad ng bahay, bayad ng kuryente, bayad na ang gas, nakabili ang pamalingkin na, yung natira, doon binigyan ng Panginoon. O diba? Diba isang biyuda naglagay sa doon sa may alay, sabi ng Panginoon, yung biyuda na yan, yun ang tinanggap ng Diyos ang kanyang bigay. Sapagkat buo ng kanyang kinitaan, binigay niya. Pero itong mayaman, anong sabi niya sa mayaman? Ngunit itong mayaman, ito ay kabahagi na lang ng kanyang kinitaan. Sobra. Pero ang isang biyuda, ang sabi ng Panginoon, ngunit ang biyuda na ito, lahat ng kinitaan, dinala niya dito sa harapan ng Diyos. Pero yung mayaman, ang sabi niya, sino ba tinatanggap? Yung mayaman, yung biyuda na isang pirasong pilak lang nilagay sa ibabaw ng lagayan ng pira. Itong alay. Yung biyuda ang tinanggap, hindi yung mayaman. Sapagat ang mayaman, yung binigay niya doon, yun na po ang natira ng kanyang mga binayaran na mamalingkin na. Pero ang biyuda, buo. Isang sintimo, pero ang kita niya, buo. 10 sintimo. Pero ang isang mayaman, 500 na nga, pero 3 million pala, o 2 million pala, 1 million pala, ang kita niya ng isang buwan. Pero ang biyuda, 1 sintimo. Sabi ng Panginoon, ang bigay ng biyuda na yan, yan ang tinanggap ng Diyos. Kaysa isang mayaman, na ito'y kabahagi na lang ng kanyang kinikitaan. Kabahagi na lang, sobra. Pero ang isang biyuda, 1 sintimo, ikasamong bahagi ngayon ng kanyang kita ng isang buwan o isang linggo. Diba? Ay, basahin natin. Pakinggan natin. Ito po kapalap ito ha. At saka pag hindi mo gawin ito, mangnanakaw ka sa harapan ng Diyos. Gawin ito. Will a man rob God? Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed tithe, and tithes, and offering. Kaya nagsasabi, saan kami ng nakaw? Ang sabi ng Panginoon, ninakawan ako ninyo sa 10th bahagi at sa alay, offering. Ang offering, ayaw po sa iyong puso, ay piso, 1 sintabo, 50 sintabo, 10 sintabos, piso, okay yun, alay. Pero ang sarpong bahagi, bigay mo yan sa Diyos para ang pagpapala mo ay hindi maubos. Verse 9. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Sabi nila, sir, sabi nila, sir, sa Hudiyo lang daw ito. Bakit all nation ito? Bakit all nation ito? Ang ibang magsasabi, ah, pastor, sa Hudiyo lang yan, pastor, sa pumbagi, sa mga Hudiyo lang yan. Bakit? Ayaw kasi lang magbigay. Dari ka nagbigay, inakawan mo ang Diyos. Inakawan mo ang Diyos. Ako, hindi ako nangulikta na ikapu, ah. Dahil sabihin niya kasi, hindi ako nangulikta na ikapu. Ako ang nagbigay na ikapu. Hindi ako nangulikta na ikapu. So, itong sabi ng Panginoon, ninanakawanin niyo ako. Ang sabi ng Panginoon, will a man rob God? Paano nakapagnakaw ang tao sa Diyos? Ang sagot ng Diyos, if he have robbed me, but he see,
We're in. Have we read it? They in tithes. Kasampung bagay. In offerings. Ang sabi nila, itong utos na ito, itong sampung bagay, sa mga Hudyo lang daw. Pero bakit ang sinabi na pinom sa verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me even this whole nation. Hindi pala ito sa mga Hudyo lang. All nation. Saan ka ng kabilong? Pilipinas, Japan, Amerika at China, kasama kang mangnanakaw. Pag hindi ka marunong magbigay ng kasampung bagay sa Panginoon, mangnanakaw ka sa harapan ng Diyos. Alam mo, nanakaw ka, isinusumpa ka ng Panginoon. Ang sabi sa verse 9, curse. Oh, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me even this whole nation. Kaya dapat ka pala magbigay. Kahit yung kita mo isang linggo, sabihin mo 500. Magkano sa Panginoon? 50 lang? 450 ka? Kaya sabihin na Panginoon, manganakaw ka. Walang bahagi ang manganakaw sa karian ng langit. Masyado ko siya, hindi ko yung kuniktang kasamang bahagi. Bigay mo lang. Tatanggapin ko kung bigay mo. Pwede ko hiningin yan. Ito lang ng iba. Oh. Ilangan talaga mamimro papi. Kunin ka sa pumbahin, hindi po. Ito, utos ng Diyos. Kung sundin mo ito, ang sabi sa verse 9, bring ye all tithes into the storehouse, sa kanyang bahay, that there may be meat in mine house, para may makain sa aking bahay. Improve me now, where herewith sit the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Walang malalagyan. Gusto mo malalagyan ng pagpapala? Amen? Hindi, gawin mo. Subukan mo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, subukin ako ninyo ngayon. Buksan ko ang tambuan ng langit. Oh? Improve me now. Herewith sit the Lord of hosts, if I will not open you of windows of heaven. Di ba ablihan, buksan ko ang tambuan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang pagpapala, wala nang kalalagyan. Eh ngayon, bakit naghirap ka? Bigas lang pagkain mo. Sa isang araw, wala ka nang makain. Mahirap ka magsaing ng 3 beses ang araw. Bakit? Manganakaw kasi tayo sa harapan ng Diyos. Ninakaw natin ang sa Kanya. Kulang pang hiningan natin ibayad. Kulang pang lakas natin ibayad. Pati sa Kanya, inakaw pa natin. Kaya sumpa ang sinabi, curse with a curse of all the nations. Sumpa ang maabot ng buong sanlibutan. Dumalang tayo dyan, mga kapatid, sa pagkatutos mo ito. Rin ako sinabi ko, naligtan ko ang 10 bagay ninyo. Wala po, ako yung nagbigay ng 10 bagay. Hindi ako nanguligta ng 10 bagay. Ako po, ang nagbigay ng 10 bagay. Pero tinuturo ko ito sa inyo, kasi prove ko ito. Okay, sa bahay namin, pagkain, tinatapon na po. Tinatapon ng pagkain dito. Magluto ako ng umaga, pagka hapon yung natira, tapon na yun ng mga bata at nakakain sila bago na bang gusto nila. Sapagkat abundan kasi ang biyaya ng Diyos. Oh. Kaya minsan sinasayangan tayo ng pagkain, tinatapon, pero wala tayong magawa. May mapili na pilitin ng anak may kumain pa ng luto ng umaga, pagkapon, iba naman luto sa kanila. Hindi. Abundan talaga. Basta sundin mo lang. Sundin mo lang ang utos ng Diyos. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Kung pabayaan mo ang Diyos, pabayaan ka ng Diyos. Santiago. Ang sabi Santiago, mga batid? Hallelujah. Lumapit kayo sa Diyos, ang Diyos na lapit sa inyo. Pag mapalayo ka sa Diyos, hindi mo sundin ang utos ng Diyos, mapalayo ka sa Diyos. At kung mapalayo ka na sa Diyos, kapamakan na po ating kantungan. Pag wala na ang Diyos, wala tayong magawa. For without me, you can do nothing.
Sabi ng Panginoon, isa dyan 15 verse 5, "For without me, you can do nothing." Ano man nakamit mo ngayon? Ibigay ng Diyos yan. Kaya, dapat ka magpuri sa Diyos at saka ibigay mo sa Diyos ang nasa Kanya sapagkat may pangako ko ito. Buksan ko ang tambuan ng langit. Hallelujah. If I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessing that there shall not be room enough to receive it. Wala nang kalalagyan. Eh bakit? Agahan, ito ay minsan wala tayong nasain. Tanghalian, walang masain. Hapunan, walang masain. Dinners, wala. Walang-wala. Anong nangyari? Wala kasi sa ating pagpapala ng Diyos. Dapat talaga maging masunurin tayo sa Panginoon. Huwag natin hayaan, mga batid, na ang hampirang buhay natin sa limutan, hindi mapakinabangan natin. Huwag, kapatid, may bukas. Ang Panginoon pagbigay sa atin ng bukas. Ngayon, gawin na po natin ang rapat. Ano ba talaga ang dapat gawin natin? Masagana po muhay na isang Panginoon. So yun po mga kapatid, ang ibig sabihin ng mananaklap. Now, nangako siya, ako'y babalik. Kamusta man? Hindi ba nakalimutan yung pangako na yan? At kung nais natin, kung naghintay tayo sa kanyang pagbabalik, ito ang sinabi ni Apostle Pedro. Pakinggan natin. Kapag naghintay tayo sa kanyang pagparito, naghintay tayo ng bagong langit at lupa, ito ang pamuhay na rapat sa atin. In 2 Peter in chapter 3, in verse 13 to 14, ito ang sabi ni Apostle Peter. Pakinggan natin. 2 Peter in chapter 3, verse 13 to 14. Ang sabi nito ng sulat ni Apostle Peter, hallelujah. Nevertheless, we according to His promise, look for new heaven in the new earth, wherein dwelleth righteousness. No. Ang ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, ayon po sa sinabi ni Apostle Pedro sa verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Naghihintay pa tayo. Iba ka naghintay ka na maabot mo ang pangarap mo, pero ang langit at lupa na bago, hindi mo hinihintay yun. 14, kaya nga mga kapatid at mga minamahal, yamang kayo nagsihintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo na may kapayapaan, walang dungis, walang kapintasan sa kanyang paningin. Dahil naghintay tayo bago langit bago lupa, sa pitong langit lupa ngayon, susunog yung pito ng apoy. Walang matira dito. Kaya hindi po ito ang nais natin ang mga bagay sa limutan. Oo nga, binigyan tayo ng Diyos dahil kailangan natin. Pero hindi nakapupos ang isip natin dito sa limutan na ito. Sapagkat matapos ang lahat ng bagay, masusunog ang lahat ng bagay. Pakinggan natin. Chapter 3, verse 13. Oh, excuse me. Chapter 3, verse 7 up to 8. The same chapter. Ngunit, ang kalangitan ngayon at ang lupa, sa bangitin na ngayon ng hindi ng salita na ay iniingatan talaga sa apoy na
itinataan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa mga taong masama. Itong langit at lupa ngayon na atin nakita, itinataan ito sa apoy at sa paglipol sa mga taong masama. Isang magtago, kung masunong ang langit at lupa, ikaw sa magtago. Wala kang magtaguan. Lahat ng bagay, mapupugnaw ito sa apoy. Verse 11. Nabi ito, Abrisnin. Datapuat darating ang araw ng Panginoong gaya ng mga nakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapapaparang at kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawa sa lupa pawang masusunog. Pagparito ng Panginoon, masusunog lahat ng bagay. Mga kapatid, itinalaan ito sa araw ng paghuhukom. Isa ang punta mo. Kapatid, isa ang punta mo. Pwede mong pungno na apoy. Pero ang sabi sa verse 7, hindi mga bagay lang masusunog. Pati tao na masama, kasama sa paglipol ng sanlibutan na ito. Ito po isulat ang Apostol Pedro. Hindi lang bagay lupa at langit na susunog na apoy, pati tao na masama na pamumuhay. Isang ka magtago, kapatid? Isang ka ba magtago? Kung ito isigawa ng Diyos. Wala tayong mataguan. Wala tayong mataguan. Nais na ng Panginoon, ituwid ang pamuhay natin ngayon. Nais ng Panginoon, mapayapa tayo. At nais ng Panginoon, huwag kang mawala ng pag-asa. Babalik siya. Ang sabi niya, ako'y babalik. Ang sabi daw ang anghelo sa mga apostoles, mga galing na nun, bakit nakatitig kayo ni Jesus sa langit? Babalik siya sa ganun paraan. Gawa chapter 1, verse 9 to 11. Bakit nakatitig kayo sa langit? Si Jesus na kinuha ng langit, babalik siya. Gaya niya nakita, sabi na anghel sa mga apostoles. Eh, babalik talaga siya. Kailan? Para mga nakaw ng gabi. Verse 9, datapuat ang darating ang Panginoon, darating ang araw ng Panginoon, magaya ng mga nakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan, mapaparam, kasabay ng malaking ugong, at ng magbagay sa langit, mga pugnaw sa matinding init, at ang lupa, mapawang na sa lupa, ay masusunog. Verse 11, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mapupugnaw sa ganito. Ano kaya ngayon ang pagkatao natin nararapat? Nararapat sa inyong maging banal na pamumuhay at mapagmaawain. Dahil naghintay tayo ng bagong lahat ng lupa at ito mangyari sa salimutan, dapat mo ito ng banal at maawain sa ating kapwa. Banal na pamumuhay at maawain sa ating kapwa. Sapagkat ang banal pumuhay natin, yan. Sapagkat ang banal, langit ang pupuntahan. Yan, Pastor, paano maging banal? Easy lang, mga kapatid. 1 Corinthians, in chapter 6, verse 11, subalit binanal na kayo, pinawalang sala kayo, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pangalan lang pala, maging banal sa atin. Hindi reliyon, hindi karunungan mo, brother or sister. Pangalan ni Kristo lang ang naging banal sa atin. Nagpahuwanan sa atin sa magitan ng bautismo. Kaya huwag ka nang pahuli, kapatid. Magpabautismo ka. Hello. Magpabautismo ka sa pangalan ni Kristo. Sapagkat yan ang nagpabanal sa ating pagkatao. Yan ang naghugas ng ating kasalanan. Sa itaas sa cross, doon, mga kapatid, lumabas ang tubig at dugo sa tekiliran niya. Yan ang pagtatak sa ating noo. At yan, matanggap na natin sa bautismo. Sa bautismo pala, pagkatapos ng bautismo, tatak noo natin ang pangalan niya. Acts 2.38. Ang sabi sa Pedro, repent, every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, upang mapatawad ang iyong makasalanan. At tatanggapin ninyo ang ipagkalob na Espiritu Santo. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan pala ang tatak noon natin
Kaya ang tentero sa kiliran niya tubig at dugo. Panagtaksan mo natin ang tubig, simbolo ng bautismo, ang dugo ng papatawa nating kasalanan, diyan na po sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Tataknaw natin yung tempero na yan. Tataknaw natin yan. Ezekiel 3:4. Anak ng tao, pumunta ka sa Jerusalem. Maglagay ka ng tanda sa noo ng mga tao na gubugtong hininga. Hanggang ngayon, nagbubugtong hininga tayo. Bakit? Dabi ang kapighatian, coronavirus, Omicron, may digmaan, ang bilihin ng mahalan. Nahirapan tayo sa trabaho. Sa pagtrabaho, kundi na lang, mahal ang pagbilihin. Pero sa awa ng Diyos, kahit mahal ang bilihin, patuloy ang biyaya ng Diyos sa atin. Patuloy ang biyaya ng Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Sinabi ko sa inyo, sundin mo lang ang salita ng Diyos. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, siya na nakikinig na aking salita at gumagawa. Siya ang ibig sa akin, ibigin siya na aking ama. At ibigin ko rin siya at magpakilala ako sa kanya. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ang mahalaga. Ang unang utos, mas pinaka mahalaga pa sa unang utos, yan ang kasulat sa Mateo 22:37-38. The great the commandment of God, love your God in all of your heart, in all your soul, in all your mind. Sa buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, ibigin mo ang Diyos. Sa 38, this is the great commandment of God. Ito ang pinakamalaki sa mga utos na iyong napakinggan. Ibigin ang Diyos. Dahil ibigin mo ang Diyos, so hindi ka mabigo, sapagkat alam ng Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya kung totoo. Sapagkat kung hindi totoo, alam ng Diyos yan. Kung totoo, alam ng Diyos yan. Kaya ang pag-ibig, pinapatunayan ito. Hallelujah sa ating gawa. Sapagkat pag mahal mo talaga ang Diyos, sunin mo ang Kanya ito. Sapagkat sinabi niya sa diyan, in chapter 13:21, siya ang mayroong salita at gumagawa. Siya ang umibig sa akin. Ibigin siya na aking ama at ako'y magpakilala sa Kanya. Kaya nakilala natin si Jesus Cristo, sino siya? Siya ang Diyos Ama, siya ang naging tao, anak ng Diyos, siya ang Diyos Ama, dahil nagpakilala siya sa atin. Hindi po tayo ang nakatuklas, siya ang nagpakilala. Siya ang nagpakilala, kasi sa Biblia po, nagpakilala siya. Hindi ikaw na, hindi ka mong simple, alam mo na sino ang Diyos. Posible. Kaya ang sabi niya, magpakilala ako sa Kanya. Kaya sa Biblia nakasulat, sino si Jesus Cristo? Sino sila ni Maria? Anak ng Diyos? Jesus Cristo ang Diyos Ama? Kaya mga kapatid, ang ating bautismo in the name of Jesus Christ. Yan mga kapatid ang ibig sabihin. Now sana po sa bawat isa sa ating mga kapatid, tayo ay magpatuloy sa pag-asa. Pumahayaan kapatid na ang salita ng Diyos na ating napakinggan, ito mabaliwala lang po sa ating mga problema. Suluranin sa buhay. Hayaan mo natin ang problema, suluranin. Basta manalig tayo sa Diyos. Ang sabi sa John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. Yun po ang sabi ng Panginoon. May problema ka ba? Walang tao, walang problema. Pero basta kasama mo ang Diyos, kahit gaano kabigat ang problema natin, gagaan po yan. Sapagat lahat ng bagay makaya at magawa ng Diyos. Hindi mo lang magawa yun at hindi makaya yung problema na yan kung wala ang Diyos. Kung kasama niyo ng Diyos, lahat ng problema, lahat ng suliranin sa buhay, kaya lutasin niyan sapagat ang Diyos maasahan. At walang makuli kung mahirap sa Diyos, mga kapatid. Ni Lucas 18:27, ang sabi ni Pedro, Panginoon, sino ba maligtas? Ang sabi ng Panginoon, Pedro, sa tao hindi magawa. Pero sa Diyos, magawa ang lahat ng bagay. Kasi nakita silang mayaman, nasabi rin sa mayaman, o sige, gusto mo maging sakdal? Umuwi ka sa inyo. Ibinta mo, arerean mo. No. Ibinta, arerean mo. At ang binta, magbigay mo sa luksa. Magkaroon kang kayamanan sa langit. At umalik ka rito at sumunod ka sa akin. Napanglaw ang mayaman. Namanglaw. Bakit? Napakayaman niya. Kaya ang kayamanan sa lupa, minsan nakakatisod sa ating pananampalataya. Kasi umasa ka sa kayamanan mo,
hindi ka na sumunod ng utos ng Diyos sapagkat binuyong ka na ng kayamanan mo. Pero kung marunong ka magdala ng kayamanan mo, dagdagan niya ng Diyos. Pero kung sa kayamanan ka na umasa, kapahamakan na ating kantungan. Yan lang po mga kapatid ang pinakamalaga. No? So, ito po ay ginawa natin. So, ginampayin noon. Buwat araw, kung mayroon signal tayo, sa itong paraan, ito na tayo sa ano, sa loob kasi doon sa sala, malaki ang ispisto ng aircon. Hindi maka, ano, ang aircon dito sa kwarto ko kasi ang aircon dito, malamig talaga kasi ang temperatura sa Japan ngayon is 45 centigrade. Sa labas na ngayon, kung ang sasakyan mo mga patid, mayin ang aircon na hindi ka magpatuloy sa iyong biyahe sapagkat mainit talaga ang temperatura sa Japan ngayon. Lalo ngayon, August, 50 to 55 centigrade ang init. So mainit talaga. Maganda din dito sapagkat malamig dito kasi ang aircon natin, doon ako sa labas, hindi ako makaano kasi doon mainit. May aircon naman doon sa kwarto o sa sala pero malaki kasi ang space. 2.5 cubic lang ang aircon natin. So yung mga patid ating ginagawa sa bawat araw, umasa tayo sa Panginoon, mas maganda po. Pero ang pag-asa natin, dapat may pag-asa tayo na totoo. Kasi maraming umasa, yung kasi nasabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 14 verse 12, may daan sa mata ng tao doon matuwid. Pero ang dulo, ano ang dulo? Kapahamakan. Ganyan minsan inasahan natin. Minsan ang tao umasa talaga. Tama na ito. Marunong magbasa ng Biblia. Pastor ako. Christian ang mapalatay ako. Pero marami ka pang gagawin na dapat malalaman kung talagang kumpleto ka na ba. Papunta ka ng Japan, kailangan may passport ka. Kailangan may visa ka. Kailangan may quarantine ano ka, certificate. No? Kailangan mayroon kang drug-free certificate, quarantine certificate na pagkatotoo, hindi ka tumakas. No? Diba ka, Dritz, sukal mo ba sa airport? Walang nakalagay quarantine, walang kang ano, ito release paper na ikaw talaga ay dumaan ka sa proseso ng immigration. Eh, mahuli ka di. Delikado. Ma-default ka pa. So, ganun ang paraan din sa limutan. Maraming proseso para legal ang ating pagpasok. Now, sa langit mga patid, ang proseso dito sa Biblia po, dito nakalagay sa Biblia, anong proseso natin? Una, magsisipo tayo. At magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesus Cristo. Yan ang tayo bansagan ng Kristiyano. Sa patang Kristiyano, nagsimula po yan sa Antikya. Is Agawa chapter 11 verse 26. Ang mga Kristiyano dito, bautismado sila sa Panginoon Jesus. Na marami nakiklaim ng Kristiyano ngayon. Pero kung tanungin mo sila, bautismado na ba sa Panginoon Jesus? Wala. Di, maging sinungaling tayo dyan. So, pagkat ang totoong Kristiyano, Daddy of the Pentecost, ang mga tinawag ng Kristiyano, bautismado sa pangalan ni Jesus. At may pabautismo tayo? Kapatawad yan. Kapatawaran yan ng ating kasalanan. Mga patid. Kapatawaran niya nating kasalanan at yan ang dapat malaman natin, mga patid. Kung magsisiman tayo, dapat may katibayan. Ang sabi ni Johnny Baptist, binautismuhan mo kayo, tanda ng inyong pagsisi. Na marami nagsisi ngayon, pumunta sa kumbinto, pumunta kay pastor, pastor, nakapatay ako kagabi, pastor, nangalun niya kagabi, pastor, lasing kagabi, nakapupuwa ko ba? O ano? Dahil sumuko kay pastor, mapatawad niya. Dahil pumunta kay padre, mapatawad niya. Hindi. Ang kapatawaran, nasa pagtanggap po ng pangalan ng ating Kristo po sa magitan ng bautismo. Sa pat na pagsisi, hindi igawin niya simbahan doon sa kuminto, doon sa tugig, kasama ang paglibing. Sapagkat si Johnny Baptist, sinasabi, binautismuhan mo kayo, tanda ng inyong pagsisi. Ang pagsisi pala na tinanggap ng Diyos doon sa tubig ginawa, hindi sa simbahan. Yung sa simbahan, hindi po yan mga patid, tama na proseso. Sa simbahan, pagpupuri, pagpasalamat, doon ka ng sisi, ang kasalanan mo doon pinagsisihan mo sa tubig yan para lubog ka sa tubig sa bautismo sa pangalan ni Jesus Cristo, diyan ka na mapatawad.
Pero paulit-ulit ka sa kumbinto, paulit-ulit ka kay pastor, bukas naman, ganun pa rin, huwag mo sabihin bukas, babalik ka naman sa kumbinto, babalik ka naman kay pastor, pastor, nanakan mo kagabi. Ano? Nalaruan natin ng Panginoon. Kaya ang totoong pagsisi, may kasamang bautismo sa tubig para ikaw mismo patunay, ay, bautismado na ako. Ayaw ko na pumunta sa diskuhan. Ayaw ko na pumunta sa kahalayan. Ayaw ko na maglasing kasi bautismado na ako. Kasi ang bautismo, nagpaalala po yan. Pira kung bibig mo lang. Ah, Panginoon, patawad, Panginoon, ang kasala ko, bukas magkasala ka pa rin. Pero kung may katibayan na po yan ang tubig, wala na po yung espiritu na suwail sa iyong puso. Lalabas po yan sapagkat ang bautismo, ito ang nagpapatawad na ating kasalanan. Kaya kung ulit-ulit ka sumubinto kay Father, kay Pastor, bukas magkasala ka pa rin. Kasi hindi ka nalubog sa tubig. Pero kung nabautismo ka na sa tubig, pagbukas ang langit sa atin yan, mga kapatid. Pagbautismo ako sa tubig, mabukas ang langit para sa atin. Kaya maalala mo, palalahanan ka ng Espiritu Santo, bautismado ka na. Palalahanan ka ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Pero kung wala kang bautismo, bukas magkasala ka pa rin sapagkat para ka maglaro lang, para na ninuloko mo lang ang Father, si Pastor, at ang Panginoon. Pero kung bautismado ka na, ang Espiritu Santo, siya ang magpaalala sa iyo. Oh, bautismado ka na. May Holy Ghost na magbalda ng iyong masamang akala. Pero kung wala kang Holy Ghost, talagang tuluyan ka. Tuluyan ka ng kasamaan. Pero kung bautismado ka na, ang Holy Ghost, siya ang magtuturo sa atin ano ang tama at dapat natin gawin. At yung Holy Ghost na yan, mga kapatid, papasok lang po yan sa tao kung bautismado ka na sa pangalan ni Jesus. Tama siya, Mr. Pedro, and you shall receive the gift of the Holy Ghost pagkatapos ng bautismo. Kaya magpabautismo ka. Ang iba kasi, ganun lang, Pastor, magpabautismo kami. Pagkasala pa rin kami. Gawa ng Diablo yan. Kasi ayaw ng Diablo, mabautismohan ka. Kaya hindi pa ka nabautismohan, ikaw na mismo nang una. Ganun pa rin, Pastor, mabautismohan kami. Masakop na rin yun. Bakit? Ano ba bautismo? Ang bautismo, nagpapatawad yan ang kasalanan. Hindi ka nagpabautismo sapagkat naniwala ka, Pastor. Naniwala ka sa salita ng Diyos. Kaya nagpabautismo ka. Pero kung sipa sa panawalaan mo, walang kapuluhan ang bautismo. Pero kung talaga sa Espiritu ka naniwala, totoo na ang bautismo nagpapatawad ng ating kasalanan. At tatanggapin natin ang ipagkalob na Espiritu Santo. And you shall receive the gift of the Holy Ghost after baptized in the name of Jesus Christ. O yan, ang totoo mga batid. Pastor, magpabautismo kami, apostolic believers na kami. Bakit? Sinabi ko ba, magpabautismo para ma-apostolic believers ka? Di ba ang bautismo nagpapatawad? Hindi sinabi nagpabautismo para ma-apostolic believers ka. Hindi po. Ang bautismo tinanggap natin para mapatawad na tayo sa ating kasalanan sapagkat ang buhay natin parang usok lamang. Saglit nakikita, kaagad tayo nawala. May sinilang nga, sinilang sa inapatay. Tukad bidiglore, nakakain tayo, nakapagtrabaho, at saka naabot natin, hangarin natin, pero yung mga isinilang na hindi na po nabigyan ng buhay, patay. Pero sa langit po sila, sapagkat wala silang ginagawa ng kasalanan. Tayo ngayon, salamat sa Panginoon, hindi tinalubok sa kasalanan. Bakit ako dati? Ganun ako, makasalanan din ako. Hindi ako naging pastor kaagad. Nakikisama ko sa ikot ng salimutan. Pero ngayon mga kapatid, bakit naging pastor ako? Bakit nangaral ako sa inyo? Sa pagkatabayaan ng Diyos ay nakamtan ko. Pero hindi ko siya nasabi ligtas na ako sapagkat ang kaligtasan sa araw na po yan, pagbigay ng Diyos ng dating pala para sa lahat. Kaya wala magpag-angkin aligtas na ako ni Pastor. Pag ganoon ang aral, delikado mo yan. Kasi nung malingan po yan, wala pang ligtas ibabo ng lupa. Sa langit na po ang mga nagkaroon ng kaligtasan. Ngayon kung sa lupa ka pa, ang kinimuligtas ka na, kasi nung malingan po yan.
walang mga pag-angkin, may kaligtasang hinahanda para sa mananaig. Anong sabi sa dyan, mga batid, na kailangan ipananak tayo muli? Kailangan ipananak tayo muli. Hindi makapasok ng langit, kundi ipananak muli. Ngayon, ako maka, kung hanggang sa akin pag ganun, maka din ako, hinabago ang bandag sa akin, bakit harap ko pastor ngayon, ibig sabihin, isinilan ako muli. Pero kung ngayon maka pa rin, walang pag-ibang pangalan ko, Lolito pa rin, pero bakit magkaiba na Christian pastor na? Kasi yun ang basihan. Isinilan na tayo muli sa salimutan na ito. Kasi nag-iba na ang pangalan natin, tinawag tayong pastor, tinawag tayong Christian. Kung ngayon, Lolito, ibig sabihin, hindi pa na bago ang bansag mo. Pero kung bago na ang tawag sa'yo, Christian ka na, bago ka na talaga. Bago na bansag sa'yo. Ibig sabihin, ipinanak ka na muli. Ibig sabihin, tumalikod ka na sa pumuhay ng sanlibutan. Kaya, nais ng Diyos, mapayapa at buhay ang pag-asa natin. Ano ang pagsubok sa sanlibutan at ang pagnasa? Pamuhaya ang patidal sa pagsubok na yan. Kaya, malimutan mo na ang pangako ng Panginoon. Ako'y babalik. Kukunin ko kayo. Yun ang ating key verse ngayon. Kaya, makasama ba tayo sa kanyang pagbabalik? Mga patid, dito tayo sa 1 Thessalonians in chapter 4 in verse 16 to 17. Ito ang sinabi ng mananagat. In chapter 4, verse 16 to 17. For the Lord Himself shall be seen from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Mauna lang ang Kristo. Kaya dapat may Kristo tayo sapagat mauna tayo. E kung mahuli ka, after 1,000 years pa, doon ka sa hatol. Pag sa hatol tayo napunta, 50-50 tayo dyan. Bakit? Ayaw lang kasi sa ating gawa, ang hatol. Pero kung bautismo, manutis pala ni Jesus, napatawad na tayo sa ating kasalanan. Ayaw mo ba? Harap na tayo sa hukuman, kalayaan, e kaya harap sa hukuman, doon ka sa pulungan. Hallelujah. Hindi po ganyan ang nais ng Panginoon sa atin. Kapahamakan, hindi po. Kaya pinaparito ka isang anak niya para maligtas tayo. Kaya palagaan natin na magparito ang anak ng Diyos. Papaano siya ng papako sa cross? Papaano ditiis siya? Humingi ng tubig, suka at do ang binigay. Piniringan pa, may tinik pa ang ulo. Pinako sa cross. Dahil sa atin yan. Hindi sa kanyang sarili. Anak siya ng Diyos. Special. Bakit binuhis ang buhay niya sa atin? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Yun po ang kanyang pagparito. Mahal niya ang lahat ng sasalimutan. John 3.16. Common verse na po yan, mga kapatid. Sapagkat iniibig ng Diyos ang sasalimutan, sa ganang loob, pinaparito ang kaiisa niyang anak upang ang lahat sa mapalataya hindi mapahapak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Yan. Yan po ang nais ng Panginoon. Maligtas ang lahat ng tao. 1 Timothy chapter 2 in verse 4. Now, sa 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in a clouds to meet the Lord in the air. And so shall we even be with the Lord. At tayo mga buhay patitira, aagawin na sa lapaap. At makasama na tayo sa Panginoon magpakailan-kailanman. O yan ako, magpakita siya sa alapaap. Kukunin tayo sapagkat susunugin itong sanlibutan. Giginawin ito ng apoy. Kaya iligtas tayo doon sa kanyang kaharian at tapusin ang lahat ng bagay bago babae ang bagong langit, bagong lupa. Wala na. Ang unang langit, unang lupa at isagawa ng hatol. Pero pagparito ng Panginoon, rapture po ito.
rapture ito mga kapatid, special po ito, isang kislap mata. Isang kislap mata lang kapatid, hindi po ito magtatagal, isang kislap mata lang ang pag-rapture sa atin ng Panginoon. Isang kislap mata lang kapatid, hindi ito magtatagal, 51, chapter 15, 51 to 53. Behold, I saw you a mystery which shall not all sleep. Hindi lahat ng tao mamatay, but we shall all be changed. Ang sabi sa Pablo, isang hiwaga, mystery. Isang hiwaga ang sabihin ko sa inyo, hindi lahat tayo mamatay. Ngunit, babaguhin tayo. Ang sabi sa verse dito, in a moment, in the twinkling of eyes, isang kislap mata. Kislap mata. Mga batid. A twinkle eyes in the last trump of the trumpet shall sound and the dead shall be raised. A corruptible in me will be changed. Ito may kamatayan ay babaguhin. For the corruptible must put on the incorruption, and this moral must put is the immorality. Itong katawan ng matay, palitan ng katawan ng matay. Itong katawan ng bulok, palitan ng katawan ng bulok. Isang kislap mata lang yung kapatid. Oh. Yung hospital, nag-ago buhay na, matagal kong matay, pero ang rapture, isang kislap mata lang. Isang kislap mata lang ang rapture, kapatid. Yan po ang dapat malalaman natin. Isang kislap mata lang. Hallelujah. Handa po natin ang rapture. As hospital ngayon, naka-schedule po ng operahan bukas sapagat may kidney. May bato sa abdo, o ano bang klase, may colon cancer, pero ang pagbalik ng Panginoon, isang kislap mata, babaguhin na ating katawan. Ang katawan ng matay, palitan ng katawan ng matay, at ang katawan ng bulok, palitan ng katawan, hindi na mabubulok. Yan ang pag-aasa natin. Napakalaga mga batid. Ayon ng Panginoon talaga na ipahamak tayo. Matagal ng panahon ang Diyos naghihintay po na mabalik tayo sa Kanya. Mga patid. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, na magbalik kayo sa akin. Ang sabi ng Apostol Pablo, pinalagpas lang ng Panginoon ang katigasan ng ating puso at isipan. Pinalagpas lang. Subalit ngayon, nagyaya ang Diyos sa andako ng daigdig na magsisi at tumalikod na sa masamang pamumuhay. Sa Gawa chapter 17 verse 30, in the time of this ignorance, God weak it, but now commanded all men everywhere to repent. To repent. Subalit ngayon ang Diyos nagyaya sa andako ng daigdig magsisi na. Bakit? 31. Because it hath appointed thee in the which is will judge the world in the righteousness that by that man whom he hath ordinance thereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. No. Isang tao ang maghatol si Jesus Cristo mula sa kamatayan. Siya namatay talaga para sa atin. Siya ang hatol sa atin. Kaya sabi niya, binigyan ng Ama sa akin lang ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya siya ang hatol. Kaya dahil siya ang hatol, sumunod tayo sa Kanya. Hallelujah. Sundin natin siya sapagkat siya ang hatol. Kamuhayang kapatid,
itong salita ng Diyos na pinapakinggan, mabaliwala po ito. Maraming paraan ng Panginoon para tayo mapayapa sa ating pamuhay, para magpatuloy tayo sa pag-asa ng kaligtasan. So, may mga pagsubok sa ating buhay. So, trials, hindi may masang niya. Sapagat si Apostol Pablo, mga batid, siya rin ang nagsasabi sa 14:22 dito po sa gawa kung Acts. Confirming the soul of the disciple and exhorting them to continue in the faith. To continue in the faith. Continue in the faith in that we must trust much tribulation in the kingdom of God. No? We must trust much tribulation. Dadaan tayo sa matinding mga pagsubok, kapighatian, bago tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya nang tinanong po si Apostol Juan ng isang anghel doon sa langit, sa muwitan ng Espiritu, ang sabi ng anghel, saan ba siya nang galing? City 14, dito sa Revelation. And I said unto him, said, thou knowest. And he said to me, these are the which came out of great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So, pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Dugo ng kordero ang puputi, mga patid. Ano po puti sa ating pagkataon, sa ating kasalanan, dugo ng kordero. Dugo ng panigusto po. Yan po inalay sa taas sa krus. Sinaksak ang tekliran niya. Lumabas ang tubig at dugo. Yun po ang simbolo ng bautismo. At ang dugo, pagtanggap ng pangalan niya, diyan sa bautismo. Kaya tubig at dugo, magsama ito. Tubig at dugo, kailangan magsama. Tubig, bautismo, ang dugo, ang pagtanggap ng pangalan niya. Kaya ang bautismo, nagpapatawad ng ating kasalanan. At ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo. Yan ang importante. Now, kahit ano sa panahon natin yung mga batid, kahit ano mga pagsubok na naranasan natin, kabagay lang ba ito ng pag-asa natin ng kaligtasan? Huwag ka mang lupay-pay sa pagsubok. Sapagat si Apostol Pedro, sinasabi sa 1 Peter, in chapter 1, in verse 7, namin, that the trials of your faith being much more precious than of gold that perisheth it through it with treat with fire, might be found unto praise and honor and glory in the day appearing of Jesus Christ. Ang ginto daw, kahit na sinusubok yung ginto, pero, mga kapatid, maraming proseso po ang ginto. Pero natapos na po ang proseso ng ginto, masabi sa ginto, ilagay ng istante yan. At pangaralan na po ng tao yan, siya ay ginto. Ganun ating panampalataya, dadaan tayo sa mga pagsubok na parang apoy, mga kapatid. At tanda po natin na pagsubok, ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa at kapangyarihan ang ating panampalataya. Who are kept by the power of God, of God through faith unto salvation, ready to be received and revealed in the last time. Now, siya ang magpatatag sa atin. Siya ang magpalakas sa atin dahil sa ating panampalataya. Ang Diyos ang magpatatag sa atin. Itong ginawa natin yung mga batid, ito po kalooban ng Diyos para mapatatag talaga tayo. Sapagat kung hindi ka na marunong mga makinig na salita ng Diyos, paano ka papatatagin?
na kahit itong mga Satan Diyos minsan po, mga kapatid, hindi po talaga nila nagawa. No. Hindi nagawa nila sapagkat ang pagsubok ng salibutan, ito minsan ang dahilan na nakalimutan po natin ang pangako ng Panginoon. Dahil sa pagsubok ng salibutan. Kaya huwag tayo wala ng pag-asa, mga kapatid. Magpatuloy lang tayo. Patuloy lang tayo, mga kapatid. Kung ano ba ang dapat gawin natin. Kasi isang mahalagang bagay kung paano tayo, mga kapatid, magpatuloy sa pag-asa. Ano man ang ating maranasan na pagsubok, so kabahagi lang po yan, mga kapatid, na ating pananampalataya. Pero ang pagsubok na ito ang nagpatatag sa atin. Sapagkat kung sinusubok tayo ng pagkataon, totoo pala tayong Christian. Totoo pala tayong may Diyos. Sapagkat si Hug, dahil sa kanyang panampalataya sa Diyos, sinusubok siya. Lahat ng kayamanan ni Hug, kinamkam ng Diablo. Asawa ni Hug, iniwan si Hug, at saka, kinutya pa si Hug na asawa. Sinumpa ng asawa si Hug. At ng pinakahuli, itong bukol mula sa ulo hanggang sa paa. Pero buhay pa rin si Hug at pinagaling pa rin siya ng Panginoon dahil sa panampalataya ni Hug sa Panginoon. Kaya kung may panampalataya tayo, mag-ingat tayo sapagkat susubukin tayo ng pagkataon. Ang Diablo po, hindi po natutulog. Kaya huwag nang tulugan ng Panginoon sapagkat ating kaaway ang Diablo, hindi po siya natutulog. Sinusundan-sundan tayo palagi. Ang sabi sa Pedro in 1 Peter chapter 5 verse 8, huminahon kayo sapagkat ang Diablo paikot-ikot lang sa inyong pamamahay at naghanap ng malalapa. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Ibaka dalihin niya ng Diablo. Kaya manatili tayo sa pag-asa. Lumapit tayo sa Panginoon at ang Panginoon lalapit sa atin. At lalabanan natin ng Diablo upang siya lalayo sa atin. Huwag kang patayin ng Diablo, kapatid. Hindi ka alisan ng Diablo, hindi mo siya labanan. Pero kung labanan natin ng Diablo, alis ang Diablo sa atin. Hallelujah. In Santiago chapter 4, in verse 7 up to 8. Ganito po ang sinabi ni Apostol Santiago. In Santiago chapter 4, 7, after, from James, Hallelujah. 4, 7, after, sinabi ni Apostol Santiago, Hallelujah. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will fly from you. No? So, ang sabi ng Apostol Santiago, na magpasangko sa Diyos at labanan niyo ang Diablo at layuan niya kayo. Labanan. Sabi, Pastor, paano labanan? Hindi makita ang Diablo. Hindi makita ang Diablo. Pero ang Diablo, haharap ng paraan para makita mo siya. Kami yung taong pumatay, gumawa ng krimen. Anong laman yan? Di ba ang Diablo? Makita mo ang Diablo, sumita ng tao. Ang Panginoon din, nakita ang Panginoon natin dahil sa ating kawangis. Sapat ang Panginoon, sabi niya sa Genesis 1:26, gawin natin ang tao tulad ng ating kawangis. Kaya nakita ang Diyos dahil po sa atin. Hindi makita ang Diyos. Pero nakita natin ang Diyos dahil po sa ating kawangis. Sapat ito ang kawangis ng Diyos, ang ating mukha. Espiritu ang Diyos, hindi makita. Pero nagpakita ang Diyos sa kalagayan natin. Kaya ang sabi po sa Colossians 2:9, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi makita. Tayo din. So, si Kristo, nagmula mo kay Maria. Isa lang pinagmulan. So ikaw pala, tayo pala, larawan ito ng Diyos. So sinabi ni Genesis 2:26, gawin natin ang tao tulad na ating kawangis. Kaya makita natin ang Diyos, makita sa ating mabuting gawa. Pero kung ang tao masama na ang gawa, kampo ng Diablo yan. Anong sabi ng Panginoon sa mga Diyo? In John 8,
43-44. Bakit hindi kayo makarinig na aking salita? Bakit hindi kayo makaunawa na aking salita? Sapagat yung ama ang Diablo. Kaya kahit patuloy tayo mag-live, paulit-ulit tayo mga resta ng Diyos. Pag hindi mo nawaan ang aking pinapangaral sa inyo, binulag kayo ng Diablo. Ang ama ninyo ang Diablo. Si Panis po, maliwanag. John 8.43. Pakinggan natin. Sa 8 pa tayo. Sa verse 8. Santiago 4.8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Clean your hands, ye sinner, and purely your heart, ye double-minded. Ano yung pinaka-importante dito? Lumapit kayo sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Kayo makasalanan, mamuhay na kayo ng malinis. At kayong mga magdalawang isip, linisin ninyo ang inyong mga puso. Di ba ito po? Kinakalagang po ito. Pag lumapit ka sa Diyos, malapit ang Diyos sa iyo. Pero kung magpalayo ka sa Diyos, ikaw kasi lumayo, ang Diyos andyan pa rin. Pag lumayo ko sa Diyos, ang malayo na ang Diyos sa iyo. Pero ang Diyos hindi lumalayo. Ikaw ang lumalayo sa Diyos, kaya malayo na ang Diyos sa iyo. Pero ang Diyos nakasunod pa rin sa atin. Lumapit ka sa Diyos, ang Diyos lalapit sa inyo. Ang ibig sabihin, pag lumapit ka sa Diyos, nandiyan talaga ang Diyos. Pero kung magpalayo ka sa Diyos, ang malayo pala, malayo talaga ang Diyos. Pero nandiyan pa rin, Diyos pa rin siya. Nandiyan pa rin siya sa ating gabay. Pero, napalayo ka lang. Pero ang Diyos, nakaupo sa trono niya. Nakaupo. Lumapit ka lang sa Diyos para malapit ka sa Diyos at ang Diyos malapit sa iyo. Nakaupo sa trono ang Diyos. Lumapit ka lang para ang Diyos malapit sa iyo. At kung malapit ang Diyos sa iyo, maiwas ka sa sakuna. Malayo ka sa mga pangyayari hindi mo inaasahan. Kasi nandyan siya. Ang sabi niya sa Salmo 91:12, magpaon ako ng anghel sa unahan. Ingatan ka sa daan. Yan ang sigurado. Secure. Safety. Ang buhay natin. Basta kasama mo ang Diyos. Pero kung malayo ka na sa Diyos, malayo ang Diyos. Sapat lumayo ka. Pero magmalapit ka sa Diyos, malapit din siya sa iyo. Itong sinabi Santiago, chapter 4 verse 8, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos malapit sa inyo. Kayo mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. Kayo mga dalawang isip, linisin yung mga puso. Kailan pa? Ngayon. Eh baka mamaya wala na po tayo. Eh dalhin na sa kamatayan mo yung kasalanan mo. Pastor, huwag mo na Pastor. Lesson linggo na lang Pastor. Eh alam mo ba, sa linggo buhay pa tayo? Sabi mo Pastor, magbukas na Pastor. Mamili pa ako ngayon Pastor. Bautis mo sana ako Pastor. Pero may bibilihin na ako. Bautis mo lang. Bilihin lang ang dahilan. Bautis mo. Ipagpalit mo sa bilihin mo. Magpabautis mo nga ang gusto mo. Kaya ang bautis mo, kapatawaran nating kasalanan. Eh baka masakasaan ka doon, eh wala na, hindi magawang butis mo. Dahil po sa Diablo, maraming paraan ng Diablo. Patay anak ni Hub, sampo, nabagsakan po ng bahay. Eh ngayon, gusto po butis mo ito. Sinabi niya mamaya na daw, mamaya mag-aba ko sa daan para hindi makaabautis mo ito, yung butis mo para sa akin ito. Maraming paraan ng Diablo. Tiyan mo ang bahay ni Hub, bumagsak, sampo anak niya patay. Para ng Diablo yun. Pinatay ang bataan ni Hub na makaldiyo. Dahil po si Diablo. Iba kasi Pastor, mamaya na lang Pastor. Bukas na lang Pastor. Eh kung mamayang gabi, kukunin ka na. Tapos na. Di sabihin mo, sayang naman. Huwag kapatid. Idalangin natin sa Panginoon. Sana pagkaluban tayo ngayon ng pagkataon. Sana'y pagkaloob ng Diyos ngayon ang biyaya, pagkaloob ng Diyos ngayon ang kapayapaan at ang pag-asa natin sa buhay. Alam ng Diyos, nais mong kaligtasan. At dahil diyan, nakapag-live tayo ngayon para magkaroon tayo ng kapayapaan at sa kapag-asa tungkol po ng kaligtasan. Hindi po huli ang lahat. Habang buhay tayo may pag-asa ng sakit.
hindi pa huli ang lahat. Tandaan po natin. Miguel Jeta out po dyan kay Brother James. Thank you for coming, my friend. My friend James Jip. Thank you for coming, brother. Thank you for watching. Thank you so much. I'm glad to meet you, my friend, Jip. James Jip. Thank you so much, my friend. Thank you for appreciating right now. So, sa oras na ito, ito po yung ginagawa natin upang magpatuloy tayo sa pag-asa. Na maraming paraan ang Panginoon, live tayo, wala pa itong bayad. Walang bayad ito, kapatid. Ito lang ginawa natin ito para kahit paano madagdagan ating kalaman. More knowledge, wisdom by God from the Lord Jesus Christ. Ito po yung ginawa natin upang na mabuhay ang pag-asa natin. Ano ba ang dapat natin gawin, mga kapatid? Kung ano ba ang nais natin, alam po ng Diyos yan. Hindi po ba ang Panginoon papayan na mapahamak tayo? Mapahamak lang po tayo kung baliwalain natin ang salita ng Diyos. Nais ba natin maliligtas, mga kapatid? Wish nyo, brother and sister. Do you want to be sick in the day of the Lord Jesus Christ? Nais ba natin naligtas? So gawin natin. Mga kapatid, gawin natin kung ano ang dapat natin gawin. Huwag mo hayaan, kapatid, na inong salita ng Diyos na ito po ay mabaliwala lang po sa atin. Dahil ng Panginoon lamang tayo maligtas, mga kapatid. Nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. Hallelujah. Because the Lord desire, brother, that all men should be saved. Yun ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon. Sapagkat, ang apoy na mamatay, kahit sinong tao, hindi makakasulat sa aktang buhay doon sa apoy na hindi mamatay. Kailangan natin gawin ang utos niya. Kaya kailangan natin gawin ang kanyang mga utos. Sapagkat, ng kaligtasan sa ano Panginoon, gawin niya. Gawin natin ang kanyang mga utos kung nais natin ang kaligtasan sa ano ng Panginoon. So my brother and sister, you want salvation in the day of Jesus Christ? Do His commandment. Gawin natin ang kanyang mga salita. Hallelujah. Sapagkat kung ating sarili lang natin kagustuhan na ginawa po natin, hallelujah, ay mapahamak po tayo sa araw na paghukom. Especially, if what we are doing is our own will perish in the day of judgment. Kung ating sarili lang ating gagawin, mapahamak tayo sa araw ng paghukom. Mapanganib ang buhay natin, mga kapatid, sa paghatol kung hindi natin gagawin ang utos ng Diyos. Mapanganib, our lives will be in the danger in the day of judgment if we do not obey the commandments of God. Kailangan gawin natin yan. Kasi mapahamak po tayo pag hindi natin gawin, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, anong gapit natin gawin, mga kapatid? Hallelujah. Ngayon tayo supero ng Panginoon, kailangan tapat sa Kanya. Kailangan natin maging tapat sa Kanya. Now, what should we do because we are waiting for the coming of the Lord? We must be full faith to Him. Kailangan natin. Kailangan tayo maggawa tayo kung ano ang dapat gawin natin.
kailangan natin gawin ang harapan. Dahil sa nais ng Panginoon maligtas, kaya tayo naman ay sumampalataya kung ano ang dapat gawin natin. Hallelujah. Kaya ngayon nangyaya ang Diyos sa lahat ng tao. Now the Lord is calling wherever there is a place of sin. So nagaya ang Panginoon sa andang kung ano magsisinan po tayo. Upang hindi po tayo mapahamak sa salimutan na ito, gawin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. If we are not to perish in this world, let us do the word of God. Payo mo pahamak sa salimutan na ito, gawin natin ang utos ng Diyos. Sapagkat puot ng tao, puot ng Diyos sa tao, ang gantungan na hindi nakilala at hindi sumusunod ng salita ng Diyos. Puot. Hallelujah. Wrath of God in destiny of those who do not know God and do not obey the word of God. Kapahamakan ang kantungan na hindi nakilala sa Panginoon. At ihayaan mga patid na yung kantungan natin. Kaya dapat natin malalaman mga patid. Kaya kung nais natin maligtas, dapat sundin natin. Ang sabi ng Panginoon sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So, nais natin maligtas, sundin natin ang utos ng Panginoon dahil nasusi ng kanilang langit ang pagsunod ng salita ng Diyos. Susi po ito. He is the key of the kingdom of heaven to eat. What is the commandment of God? Yan ang dapat natin gawin. Let just keep the commandments of the Lord because He is the key of the kingdom of heaven. Yan mga kapatid ang dapat natin siguruhin. No? Siguro kung tanungin natin ang mga tao sa buong salimutan, kung magtanong man tayo sa mga tao, nais mo maligtas, mga kapatid? Magtanong tayo, siguro ang sagot nila, yes. I want to be saved in the day of Jesus Christ. But now, what can you do? Siguro magtanong tayo, maybe I should ask those anyone to be saved. The answer is sure, yes, I want to be saved. But now, why? What did you do? Ano ba ang dapat ang gawin? Hallelujah. Kaya kailangan natin. Hallelujah. Gawin natin ang tama. Sapagkat tayong lahat mahal ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Hallelujah. We are all loved by the Lord. The whole world is loved by the Lord. Minahal tayo ng Panginoon. Ang tanong, mahal ba natin ng Panginoon? Mahal tayo ng Panginoon. God is love. Ang tanong, mahal ba natin ng Panginoon? Hallelujah. Tayong lahat, mahal ang Panginoon. We are all loved by the Lord. The whole world is loved by the Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya mahal natin ng Panginoon. Kasi anong iganti natin sa pagmamahal ng Panginoon? Bigyan natin ng Panginoon din. Yan lang kaya kasimple. Oh, kasi palitan lang po yan. Mahal natin, mahal tayo ng Panginoon, mahal natin siya. Di ba sinabi ng malaklat? Ako mag-iwan ng bagong utos sa inyo. Mag-ibigan ka sa isa kung paano ibig ko kayo.
Yan mga patid ang ibig sabihin. Kaya, huwag tayong wala ng pag-asa. Hinipuli ang lahat. Alam ng Diyos, malaki pa tayong bang kulang. Hindi pa tayong karapat-dapat sa kanyang kalatian. Kaya sinabi niya sa Payag in chapter 2 in verse 5. This is the word of God. In chapter 2 verse 5. Remember, therefore, from which thou art healing, and repent, and do the first work of else, I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Iglesia ng Episo. Iglesia sa Episo, nakita ng Panginoon ang pagkukulang nila. Nawala ang pag-ibig sa Episo. Hallelujah. Verse 4, nevertheless, I have surmised that against the big day because thou hast laid thy first love. Mayroon akong sumbong, ang sabi nito. Ngunit, ayaw ko sa iyo. Iyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. So, nawala ang pag-ibig ng Iglesia na Episo sa Panginoon. Pero sabi niya, magsisi ka. No. Sapagat hindi ko nakita ang iyong pag-ibig na iyong ginawa dati. Nevertheless, I have Sir, that against thee because thou hast laid thy first love. So hindi ko nakita ang iyong dati na ginawa mo na pag-ibig sa akin. Kaya nga ang mag-asawa, bago pa siya nagsasama, kitang-kita talaga ang pag-ibig niya. Nagkaanak na isa, dalawa. Nagtatlo pa. Bigyan lang sa tatlo dyan kay Ma'am Ilma Abayan. Thank you for coming, Ma'am. Thank you po, Ma'am. And God bless us all. So, nakita po ng Panginoon ang pag-ibig ng Episo. Nagbago. Kaya itong mag-asawa, bago pa siya nagsasama, napakalabing lambing nila. Pagkaanak may isa, dalawa. Pagtatlo, apat, naghiwalay na. Nawala kasi ang pag-ibig. So, nang bago pa, so ganun sa Panginoon, ay Iglesia sa Episo. Hinahanap ang Panginoon ang pag-ibig sa Episo. O, sabi ng Panginoon, somewhat, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast laid thy first love. Sapagkat nakita ng Panginoon ang Iglesia sa Episo, unti-unti nawala ang pag-ibig. Kaya sabi sa verse 5, remember, therefore, from which thou art feeling and repent and do the first work. Ibalik mo natin yung gawa, ang pag-ibig. Or else, I will come unto thee quickly and will remove the candlestick. Ito ang buhay natin. Candlestick, itong liwanag, itong buhay natin. Out of this place, except thou repent. So, maliban kung magsisi ka. So, itong candlestick, ito po ang buhay natin. Ito po ang alisin ng Panginoon pag hindi tayo magsisi. Magpatuloy tayo sa ating kasamaan, aalisin ng Panginoon ang candlestick. Ito ang hiningan ng buhay na hiram natin sa Diyos. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw ako tanginan doon lamang. Hiram lang ang buhay natin. Diyos ang pag-ibig, Diyos ang
kapatid mo tayong kumpiyansa. Hinarap ng Panginoon ang pag-ibig na ipiso. Nawala ang pag-ibig na ipiso. Hinarap ng Panginoon. Kapatid, ang pag-ibig natin ngayon, hindi ba hinarap ng Panginoon? Dati ang isang buwan, apat na linggo, first. Ngayon, last. Dati first, ngayon last. Oh. Ibig sabihin sa dati tayo, naging Christian, linggo-linggo to, first tayo, ngayon, last na. Bali na lang ang naabutan, hindi naka-first na worship, wala na pasalamat. Ending na lang naabutan kay pastor, kay father. Ending na lang. Pero dati, first. Oh. Dumating ang panahon, tulad ng mag-asawa, ng mag-ibang sasama, hindi pa nagka-anak, alabing talaga. Oh. Parang hindi madapuan ng mosquito, yung namok, hindi madapuan. Oh, punta sa park, sama-sama sila. Pag nanganak ng isa, dalawa, tatlo, apat, nangangamoy na. Hindi. Iba na ang pag-treat. Iba na ang ano. Iba na ang pagpakita ng asawa. Ay nagbago ang pag-ibig. Tama ang sinabi sa Mateo 24:12. Malalamig ang pag-ibig, lalaganap ang kasamaan ng tao. Kahit mag-asawa, apat na anak, hiwalay. Hiwalay. Hallelujah. Bigas ito at pwede mag-ilma. Thank you for coming, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. So, paki-ano lang tayo. Sanagapin lang po, no? Sanagapin lang po, mga kaibigan, kapatid, my friend. Sanagapin lang po. Eh, ano natin ng 5 minutes. So, dati dikit na ako sa iyo, ma'am. So, sanagapin po sa ating mga taga subaybay ko listener viewers natin. So please nakapin. Mga kapatid, ito po ating ginagawa. So tingnan natin na pag-ibig na ipiso na wala. Kaya ang mag-asawa, kahit kasal na sila, kahit kasal po sila, diyan makikita talaga ang pag-ibig sa bandang huli. So kinatiamal ko talaga siya. Pagdating ng panahon, kapigatian, mga pagsubok, nawala ang pag-ibig. Siya po kasi makakatiso ng tao ang pagsubok. Sabi ng Diablo sa Panginoon, ang tao daw, lahat ay gagawin basta mabuhay lang siya. Kaya ang tao din, lahat ay gagawin basta sagutin lang siya. Di ba pag nagliligaw tayo, lahat ginagawa natin para lang sagutin tayo ng babae. Kasi naranasan ko yan, ako naligaw. Kahit anong gusto niyang sinasabi, ginagawa ko kasi mahal ko ang asawa ko. Para ayaw ko talaga na hindi maangkin siya sapagkat mahal ko ang asawa ko. So sinabi niya, huwag ka nang pumunta sa barkada ngayon sapagkat sinagot lang kita. So, ayaw ko na magsama-sama ka sa barkada mo. O kaya, naiwasan talaga ang barkada sapagkat mahal ko ang asawa ko. Sabi niya, ganito ang gawin mo. Kung mahal mo ako, o magpakita ka sa magulang ko. O di nagpakita ko sa magulang niya, sa mahal ko siya sa asawa ko. Salamat sa Panginoon na umabot na kami ng 33 years na ang aming pagsama. Pero hanggang ngayon, nagmamahalan talaga dahil po sa habang ng Diyos. Kasi isa lang po diyan ang makakuha po ng ma-distract po ang ating pag-ibig sa ating pamilya, mawasak ating sambahayan dahil po sa pagmamahal na nawala na po. Yun lang po ang mangyari. Pero kung mahal mo ang pamilya mo, kahit anong mga pagsubok maranasan natin, mahal pa rin natin ang ating pamilya. Pero kung hindi mo naman ang pamilya mo, naiwanan mo talaga. Hindi karoon. Maraming mga may anak na ngayon, naghiwalay sila dahil wala ang pag-ibig. So, ganun ang ipiso. Kinanap ng Panginoon ang pag-ibig sa ipiso. Gawin mo, sabi ng Panginoon, magsisi ka gawin. Pag hindi, punta ko dyan. Kunin ko ang ilawan sa kanyang kinalagyan. Itong ilawan, mga kapatid,
Ito po ang candlestick. Ito po ang ilawan ng buhay. Sa Proverbs in chapter 20 and verse 27, na ang Espiritu ng Diyos ang ilawan sa tao. So, Espiritu pa ito kukunin ng Panginoon. Tama sinabi sa Proverbs 20:27. Ang Espiritu ng Diyos ay ilawan, no, na sa ating katawan. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo na sana kunin na pa itong ilawan natin, nasa kamay na tayo ng Panginoon. Kasi pangasabi, hindi ka magsisi, pupunta ako dyan. Alisin ko ang kandilyeryo sa kanyang lagyan. Ito nakalagay sa butas nating ilong, ito pong hininga ng buhay. Na sinabi po ni Hub, mga kapatid, na buo pa ang aking lakas sapagkat ang Espiritu ng Diyos na aking hininga nasa butas na aking ilong. Na yun po alisin ng Panginoon. Sa oras na alisin na po yan, patay na po tayo. Pag namatay na po tayo, wala na pag-asa natin na magawa pa natin ang layunin ng Diyos doon sa pangalawang buhay. Hatol na po ang hintay natin doon. Mga kapatid, hatol na po ang hintay. Hindi na po makagawa doon ang mga patay kung anong pang gusto nang gawin, sapagkat ang mga patay ngayon lumuluhod sa Panginoon. Lumuhod po. Filipos 2:6. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat sa langit, sa lupa, ilalim ng lupa. Ano yung lupa? Yung mga kaluluwa ngayon na namatay na po sila. Ang magulang natin, mag-anak natin, doon na po sila. Pero lumuhod sila kahit kaluluwa na. Saan lumuhod? Kay Jesus. Kay Jesus po lumuhod ang mga kaluluwa, sila ay malupa. Filipos chapter 2 in verse 10. This is the word of God. Chapter 2 verse 10. That the name of Jesus, every knee should bow. All things in heaven, in things in earth, in things under the earth. Luluhod sa pangalan ni Jesus. Sa langit, sa lupa, ilalim ng lupa. Lumuhod. Eh mga patid, minsan tayong buhay pa, mahirapan tayong lumuhod sa Panginoon. Pero ang mga kaluluwa, lumuhod. Pero tayong mga buhay pa, pagsasimba, bihira lang yung talaga yung maka-Diyos. Dibuto talaga, luluhod talaga sila. Sapagkat kilala na ng Diyos, dapat luhuran. Pero yung mga matigas ang puso, anong ibig sabihin? Hindi sila lumuluhod? Anong rason? Nahiya daw sila. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 10:32-33, ang sino man mahiya sa akin sa harapan ng tao, ikahiya ko siya sa kaharian ng aking ama. Huwag kang mahiya. Lumuhod ka. Kilala mo ang Diyos, dapat luhuran, sapagkat tayo po ay nagkipag, sabi natin na nagkipag-usap tayo, nagkipag-usap tayo sa Kanya, sa espiritual. Lumuhod ka. Si Ecclesias, lumuhod, umiyak. Ang sabi ng Panginoon kay Isaias, Isaias, balik ka kay Ecclesias, sabihin mo, dinagdaan mo sa 15 years. Lumuhod si Ecclesias, Panginoon. Alalaharin mo sa aking pamuhay. Lumakad ako sa iyong daan. Dalisay ang puso ko. Sinabi ni Isaias, kasi mamatay ka na, Ecclesias. Ayusin mo pamuhay mo. Sabi na pa, mamatay ka na ngayon sa iyong sakit. Bukol sa likod. Ecclesias, bukol. Lumuhod si Ecclesias. Sabi niya, Panginoon, alalaharin mo ako sa aking pamuhay. Lumalakad ako sa iyong daan. Dalisay aking puso. Umiyak si Ecclesias. Kapatid, kailan ka umiyak? Dahil sa kabigatian. Kailan ka umiyak? Dahil naramdaman mo na malapit ka ng mag-agaw hininga. Si Ecclesias, sinabi ni Isaias, mamatay ka na ngayon sa sakit mo na yan. Bukol sa likod. Pero ang sabi na Ecclesias, Panginoon, alalahanin mo ako sa aking pamuhay. Lumakad ako sa iyong daan. Dalisay ang puso ko. Hari sa Huda, si Ecclesias, hindi pa nakalabas si Isaias sa kanyang palasyo.
sabi ng pang Isayas. Isayas, bumalik ka kay Isayas. Sabihin mo sa kanya, ang iyong mga luha, nakita ko. Ang iyong dalangin, napakinggan ko. Dagdagan kita ng 15 years. Pwede ka pala manghingi sa Panginoon ng buhay. Pwede. Basta mamuhay ka lang mapayapa. Mamuhay ka lang ng matuwid. Dalisay lang ang puso mo. Pwede mo hingiin sa Panginoon. Lord, baka pwede, dagdagan mo muna ako ng ibang pangtaon. Gusto ko pa na makita aking pamilya. Gusto ko pa na makabili ako ng bahay. Makibili ako sa sasakyan. Makibili ako ng lupa. Ibigay ng Panginoon yan. Ibigay ng Panginoon. Basta lang dalisay ang puso mo. Pero kung masama ang puso natin, hindi ka makaasa ng inyong kahilingan. Sapagat ang Panginoon, maglagay ng lapaap sa kanyang harapan, hindi makarating ang ating dalangin. Limitation chapter 3, verse 44. Ang Panginoon, naglagay ng lapaap sa kanyang harapan, hindi makaabot ang ating dalangin. Bakit? Sapagkat inayawan natin ang karunungan ng Diyos at wala sa atin ang pagkatakot sa Kanya. In Proverbs chapter 1, 28-29, sa 28, tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako, hindi nila ako masumpungan. Sa verse 29, sapagkat ipinagtanim nila ang kaalaman mula sa akin at wala sa akin ang pagkatakot nila. Kaya hindi makinig ang Diyos. Tama ang sinabi sa sulat po sa Limitation sa mga Pananghoy in chapter 3:44, ang Panginoon naglagay ng lapaap sa kanyang harapan upang hindi makarating ating dalangin. Hallelujah. Limitation. Ito po ang sinasabi dito. Chapter 3:44. Ang sabi ito mga batid, 44, hallelujah, thou hast covered thyself with a cloud that our prayer should not pass through. Naglagay ka ng alapaap sa iyong harapan upang hindi makarating sa iyo ang aming dalangin. Now, sa Proverbs chapter 1, verse 28, hallelujah. In Proverbs pakinggan natin chapter 1 verse 28, then shall thy call upon me, but I will not answer. Thee shall seek me early, but thee shall not find me. Oh. Tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako, hindi nila ako masumpungan. 29, for that thee hid knowledge, indeed not choose the fear of the Lord. Sapagkat ipinagtanim nila ang kalaman mula sa akin at wala sa kanila ang pagkatakot sa akin. Yan pala ang dahilan. Bakit ng Panginoon hindi makinig? Sapagkat ang pagkatakot, wala. Wala sa atin ang pagkatakot sa Panginoon. At ipinagtanim natin kalaman. Araw-araw tayo nakapag-live ngayon. Every day, live streaming to sharing the Word of God. But now, is the same. It's not change your mind, your world, every day. Inside your heart, your mind, God knows. It's the very important, repent. Repent. And every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Because Jesus is coming, we do not know
you did not know. But what's a day? This week? Next? In this month? Next month? Year? In next year? We do not know. God knows. What's the time? God says, I will come again and receive you unto myself. But where I am, you are maybe also. Maraming salamat mga kapatid dahil weya sa ating bawat isa. Tayo po ay pasalamat sa Panginoon sa bawat araw. Palagi po tayong gabayan ng Diyos. Palagi po tayong biyayaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay napakabuti po sa atin. Ayon ng Panginoon talaga, mapahamak po tayo. Nais ng Panginoon, mapatuloy tayo sa pag-asa. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na ating pumusalimutan, maging rapat dapat po tayo. Tanda po natin, hindi pa puhuli ang lahat. Maraming paraan ng Panginoon, hallelujah, upang na huwag tayo maparusahan sa araw ng kanyang pagparito. Nais ng Panginoon, hallelujah, na magpatuloy tayo sa pag-asa na ito. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na itong ating bumuhay ay maging karapat-dapat tayo sa kanyang harapan. Sapagkat ang Panginoon, ang pagmahal na Diyos. Ang pagmahal siya na Diyos, puspos ng awa, banayad po siya sa pagsagali. Yan po ang Diyos na ating pinaglingkuran. Kaya wala nang pag-asa sa bawat araw, patuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Paano man ang mapagsubok at maranasan, manalig tayo sa Diyos. Siya lang po ang may solusyon. Siya lang po ang makapigil sa atin ng kapangyarihan, makaahon tayo sa mapagsubok. Sapagkat ang sabi niya, for without me, you can do nothing. So, yung po sinabi sa John 15 verse 5. So, sa mga kapatid, sa bawat araw, sana po ay huwag natin kalimutan, mahal tayo ng Diyos. Binibuti po bayaan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon hanggang ngayon, nagbigay po sa atin ng pag-asa. Hindi po huli ang lahat. Marami pa ang pagkataon na binigay po ng Panginoon sa atin. Na sana po ay magpatuloy po tayo sa pag-asa na ito. Ako po ay gumawa sa itong paraan. Nagkaibahan talaga kung i-bis natin sa iba na channel, may ikaibahan ang ating layunin din sa physical, sa spiritual, dalawa po ang paraan natin. So meron naman na naggamit ng YouTube talaga na iba-iba ang diskarte. Pero hindi naman sinasabi na masama yung hindi na i-balance lang po natin. Sana din na bigyan yung pagkataon ng Panginoon. Sana sa pagkataon na ito, sa bawat araw, malubi ng Diyos, makapag-live po tayo, may sundal sana tayo. Para na kahit paano, ay hindi mawala tayo ng kabuluhan ang ating pananampalataya. So sabi ng Panginoon, I will go to prepare a place for you. And if it, I prepare for you, I will come again. And receive you unto myself, but where I am, you are with you also. So yun po ang nais ng Panginoon. Talaga mga kapatid na doon talaga ang ating destinasyon. So po ang nais ng Pablo, Philippus 3:20, tayo po ay tagalangit. Hindi po tayo tagalupa. Tagalangit po tayo. Philippus 2:20. O, 3:20, excuse me. Philippus 3:20, tagalangit po tayo. Tanda po natin yan. Ito po yung sulat ito. Philippians, in chapter 3, in verse 20. For our conversation is in heaven, from which also will look
for the Savior in the Lord Jesus Christ. So, tagalangit tayo. Ngunit ay tagalupa. Ito ang sinabi, for our conversation is in heaven, from which also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So ito mga kapatid, ang ating nababasa natin dito po sulat po ni Apostle Pablo sa Philippians in chapter 3:20. Sapagat ating pagmamayan ay nasa langit. Mula doon, hinihintay naman natin ang pagdating ng tagapagligtas na si Panginoong Hesukristo. Ayan, hinihintay natin. Ayan, sabi niya, ako'y babalik. Ayan, naghintay po tayo. Ayan, naghintay po tayo. Live. Live tayo. So, para lubin ng Panginoon, para magpatuloy tayo, marami tayong matutunan at ito paano, magpatuloy tayo sa pag-asa po ng kaligtasan. Now, mga kapatid, sa bawat isa ngayon, tayo po ay manalangin sa kalooban ng Diyos. Sana po ay bigyan tayo ng pagkataon na magpatuloy tayo sa ating pag-asa na ito. Hallelujah. Manalangin po tayo sa ating Panginoon, sa ating paghiwalay. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in the earth as it is heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. So mga kapatid, haleluya, sana po papalapit sumasa sa atin at habang ng Diyos sa pagitan po na ating Panginoong si Kristo. Now, mila sa tatu dyan, ng Pastor Jerikin, Mahusay, thank you, Pastor. Chat ng grupo, Pastor. So, sa awa ng Panginoon, ating ginawa ngayon, haleluya, dalawang oras tayo naigit. Kaya, sana po ay huwag tayo mula ng pag-asa at patuloy tayo sa pag-subscribe sa ating live streaming. Ito po si YouTube channel. So, huwag natin kalimutan, like and share lang po. Kailangan natin i-like and share ito sa pagkasalita ng Diyos. May subscribe ninyo. Thank you. Salamat kayo. Thank you so much for the subscribe, like and share. Pero ang malaga is that very important like and share. Is the will of God for us, to everyone, how to make the commandments of God. So, thank you for everyone, thank you for watching, and all my brother and sister, and the whole listener, and all viewers, my YouTube channel. We are Apostolic Maka, the Apostolic Believers of Christ, International. I will see unto us, grace, mercy, and peace be with you us. Amen. Tamsak muna tayo ha. Same lang kayo dyan. Tamsak muna tayo. I-demo check natin ito. Patahan natin mga bahay para ma- okay. Kay music. So, last one. Tamsang tigit na po ito, Idol. May aso. May cute. Cute na aso. Tamsang tigit na po ito, Idol.
dalaman ako sa bahay ninyo. Kaya Rabbi Kids Stores, punta ko muna ng bahay. Balit pa pala ito. So, tapos sinigit na po ito. Nakalive pala siya ngayon. Nakalive pala ito si Rabbi Kids Stores. Sabigit lang po ito. So, gara di Akin Stories, tapos tapos sabigit lang po. Gara di James, Deep Deep, tapos sabigit lang po ito. My friend. Thank you so much, my friend. Thank you for coming. How are you today? God bless us all, my friend. Deans, Deep Deep. God bless us all in your whole family. Thank you for coming, my brother. Thank you for coming, the all my brother and sister. Kay Ma'am Ilma Bayon. So, tapos ang pigit na. Iwan ako ng bakas, ma'am. Bising-bisi si ma'am. Sa kita po lahat, no? Salamat, salamat talaga sa iyong pagpunta sa ating channel, sa lahat ng mga viewers natin, listener, and to subscriber, and like and share lang po. Tapos na ating dams ng bigit, no? So, gita lang kayo, nagita, tapos na siguro po, no? Wala namang bahay dito na pala. So, nakapin kayo. Dikit, kamsak dikit lang po sa pin. So, idol, kamsak dikit lang po, idol. So, selamat, selamat po. Patuloy, ano ka idol, ma-live ka na ngayon. Papasok din ako. Salamat po, salamat sa bawat isa, sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoon. Basta diriki mo sa'yo, diyan po sa Balagbanay, kung may Dabao Oriental, sterling mo sa'yo, Bader Edwin Canigo. Sa lahat po ating mga kapatiran, maganda
hapon po sa lahat. Patay po ako sa masa ating Panginoon Diyos. Ngayon po natin gusto po lahat po na ating mga apostolic virus of Christ kasama natin sa ating ministry. Sa lahat po sa ministry, diyan po sa Laboratory Lizada, Pastor John Rebilisa, Pastor John Rebilisa, Dingat Pastor Henry Ulang, Pastor Jimmy Cabrera, Pastor Jimmy Andrada, Pastor Noel Pahigal. Salamat po sa inyong support sa ating ministry, Apostolic Believers of Christ International, kapayapaan pa isa sa ating hapon ng Diyos sa pagitan ng ating Panginoon po. Ito pa sa Pastor Lincoln, sa Batumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa sumatisa, grace, mercy, in peace, live with us, Jesus Christ. Amen. Amen.